Isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa Usapang Hobby. Ako po ang inyong lingkod na si Silverge. So ang ating magiging special guest for tonight ay wala nang iba kung hindi si Mr. Wooji Zoon aka Wooji Toys. So kanyang ibabahagi ang kanyang sariling toy line at kanyang karanasan sa mundo ng toy collecting. So before we start, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Verge Kevin Umali, at huwag niyong kakalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga videos. And also, you can follow my Facebook page, Silverge Toys and Gantla Family. So, huwag natin patagalin guys. So, invite na natin si Mr. Wooji Arzun, aka Wooji Toys. You can share this one po sa mga toy groups if you want to. Hello sir, good evening. Hello, good evening. Ganda ng entry, oh, parang pang K-pop lang. Ah. Oo nga eh. Parehas pang may laruan sa likod eh. So sir, isang magandang gabi sa iyo sir. And I hope na ma-enjoy niyo mapag-uusapan natin sa Usapang Hobby. And talagang inantay ko talaga ang oras na ito para mahimay-himay natin yung mga discussions na kailangan natin mapag-usapan sa toy industry. Parang ano lang, parang lumpia lang. So sir, to start asking you questions about your journey as a toy collector. So, pwede niyo po ba ma-showcase po ang inyong mga products sa inyong Wooji Toys? So, ano, yung product ko is ito, yung una. Yan. Ano to? 7 inches. Ginawa ko siya ng hindi iniisip yung size, actually. Mm-hmm. So, ito yung pinakaunang colorway niya. Tapos, yan, mga sumunod na. Ito, bali ito yung original. Tapos, ito yung ano, parang original din, pero second color. Okay. Favorite color ko kasi talaga to, yung magenta ba tawag dito. Mga ilang inches kaya yan, Sir Wood? Ayun, 7 inches siya. Ah, sila ka na master grade? Wing siguro. Mm-hmm. Okay. Wala akong Gundam eh, naka-box lahat. how much kaya ang isang wiki, sir? It will depend upon the design kaya or halos same lang naman ang price? Halos pare-parehas lang. Depende. Meron mga design na ano, ganito, komplikado, madetalye. Ayun lang. At ang benta ko kasi dati, mura talaga eh. Ito parang nabenta ko. Mali nga pricing ko dito eh. Parang nabenta ko yata ng 2.5. Mm-hmm. Una kong benta. Kasi hindi ko sinama yung mga expenses kong iba. Tapos, yung mga ibang release ko is ano na, 5,000 na. Tapos ito, bininta ko ng 6,000 yung base sa Mandalorian na design. Ah, pero usually sir, pag alimbawa sir, sa mga collectors, sa mga ganyan sa art toys sir, mga ilang slots kaya yung mga nagagawa mo or slots available for those collectors na magkakaroon na interest na bumili ng isa sa mga products? Usually ang ginagawa ko is 10 each colorway para limited talaga tsaka maraming pagpipilian. Mm-hmm. Kasi yung una ko ni-release yun niya, yung dalawang kulay na original tapos isang blank. So mm-hmm. Tatlo ko silang sabay-sabay na ni-release. Ayos, no? Kasi sa mga nakakasama, sir ko na rin no, sa mga viewers na mga hindi nakakakilala kay Wooji Toys, talagang nakita ko ang kanyang naging humble beginnings na nagsisimula lang siya from scratch na ngayon na isa na siya sa mga kilalang toy collectors and also sa mga gumagawa rin ng toys dito sa ating bansa. And kumbaga, pag siya na yung nag-pre-order, nag-post siya ng mga pre-order price sa online, talagang masisigurado naman talaga na ubus talaga. Kaya I salute this man talaga na isa sa mga nag-revolutionize talaga ng toys dito sa ating bansa na gawang Pilipino talaga. Kaya I salute this man. So, sir, before you became Wooji Toys, syempre meron tayong start eh, or meron tayong naging simula eh, before we became a toy collector and also toy customizer. So, sa kabataan mo, sir, talaga bang nahilig ka na talaga sa pagkukolekta ng laruan or late ka nang nagkolekta ng laruan? Actually, nung bata ako, mahilig ako bumili talaga ng laruan. Pagpupunta kaming SM,
pag alam mo naman, diretso Toy World pa dati, wala pang Toy Kingdom eh, di ba? Tapos yun, papabili ako ng ano, uso pa yung mga ano noon eh, Marvel Legends na Toy Biz eh, yung mga Naruto, meron pa nun dati, tsaka One Piece, Bandai. Tapos yun nga, basta pagpupunta kaming laruan, dapat may umuwi akong isa. So yung magmumul kami. Pamilya. Pero sir, di ba tapos sa, ano, ang sa panahon, lagi sa panahon ng Toy World, di ba, para na rin sa mga bagong henerasyon. Ngayon kasi, pag nakakakita tayo ng Marvel Legends, ang price range, 1,300, 1,500, minsan, nakita natin, 2,000. Pero sir, tama ba ako sir, correct me if I'm wrong, dati ang price ng Toy Biz dati is around 299.75. Minsan, dati nagpa-promo pa sila ng buy one, take one, di ba? Yung mga sale, hindi ko naabutan yun kasi nga bata ako, hindi naman ako laging nandun sa mall eh. So, nung high school kasi, ano, 50 pesos lang yung baon ko. Ginagawa ko, iniipon ko yan. Tapos, pag naka-uwi, strict ang parents ko, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Gagawin ko, pag uwian, 3 o'clock high school ha, 3 o'clock ng hapon, bibilis ako maglakad niyan. Punta ako sa Comic Quest, tsaka sa Toy World. Tapos titignan ko yung Marvel Legends. Nasa ano yan? Usually 500. May mga spawn pa nga dati nun, di ba? Ganun ng, na mga diba statue. Pero sir, 'di ba sa elementary imposibleng hindi mo napagdaanan 'to eh. Natanong ko na rin 'to sa mga previous guests ko, especially sa mga regular viewers ng Usapang Hobby. Dumating na rin ba sa point sir na sabi mo nga your parents is very strict? Nagkaroon ka na rin ba ng deprivement, especially pag nung mga elementary days natin, pag tayo magdala ng laruan, yung mga free time natin, 'di ba? Pag nakakita ka sa mga kapwa mo kalaro na mas maganda ang laruan nila kaysa sa iyo, nagkakaroon ka ba ng inggit factor sa sarili mo or deprivement? Wala akong ganung ano. Kasi nung kinder kami, ano lang naman, bring your own toys eh. Eh kahit ano 'yon, tagal ba? Prep ba ako noon? Parang kinder yata, bring your own toys. Pero sa school kasi namin may mga blocks eh, mga shape. So masaya na rin ako doon. Tapos kahit naman ang ano ko lang siguro dati ang problema ko, gusto ko magbitbit ng laruan kahit bawal. Kahit ordinary day. Gusto ko magbitbit ng laruan. Dumating na rin ba sir na sa pointer na nagdadala ka ng laruan sa school nyo tapos nakumpis ka ng teacher tapos masama loob? Siguro nakumpis ka sa akin ano, high school na. Ano, ang nakumpis ka is Magic the Gathering. Tsaka Yu-Gi-Oh, yun ang na-compis ka. Yan yung mga hindi ko nga na yun, hindi ko nga nalaro yung Magic the Gathering, palaro pa lang kami, dumating na yung teacher eh. Actually, hindi ko na-try maglaro ng Magic the Gathering. Yung mga tipong ano sir, di ba, yung mga tipong pag free time, tapos biglang darating yung pinaka-strictong teacher, tapos sabi na yung ginagawa nyo. Kunin mo sa, punta ka sa akin after class ha. Ay hindi, wala namang ganon. Hindi wala naman ako ganun. Na ganon. Oo. So, to proceed with the next question, sir, di ba? Bago kasi tayo nahihilig sa laruan, meron tayong mga nagiging inspiration eh. Bakit tayo nagkaroon ng goals to have our own personal or toy collection? So, sir, sa mga napapanood mo sa TV, ano yung pinaka naging inspiration para sa'yo to start toy collecting? Ano yung mga series na napanood na nakapagpa-trigger sir? Start toy collecting? Actually, hindi ano eh, hindi next start for toy collecting eh. Ano eh, tag dito. Ang nangyari kasi ano eh, next start 'yan nung high school din, tama high school. Tapos kasi ang unang nangyari, high school ako, inaya ko sa caravan, FG Astray pang ano noon. Ang uso. Eh, wala naman akong idea sa mga ganun. So, tinaray ko lang magbuo. Nakita ko lang din sa kaibigan ko. Parang ilang araw yun sa SM North. Tapos, ano noon, binigyan ako ng... Ay, pumunta kami sa toy store ng tatay ko, kaming pamilya. Binila niya ako ng H... na no grade na 1:100 na Aegis. Tapos, yung binila niya ako noon, syempre, bali-bali. Yung mga FG na Gundam Seed. Puro bali. Pero before that, nung bata ako, si Papa kasi, may hilig magpunta sa Green Hills. Meron na siyang mga
gusto niya mag ano, gusto niya magpa-contest dito sa amin ng ano, Tamiya, yung uso pa yung Tamiya, yung racetrack, 'di ba? Bumili siya ng marami noon, premyo, bumili rin siya ng mga Gundam X, Gundam Wing, mga set 'yon galing Green Hills. Kasi sa Green Hills dati ang dami noon eh. Mga ano 'yun, mga parang game ano pa 'yan eh, game store pa 'yan, hindi pa 'yan yung parang ngayon na marami talagang laro. So from there, elementary ako noon. Siyempre, pinagbakbakan ko yung mga yung mga Gundam. So kada bali is lagay ko na sa ano, sa box, tago na. Yung mga Escolapius na hinahanap ko ngayon. Dumating na ba sa culture na, siyempre, we are playful thing, yung playful yung thinking natin, talagang pambata eh. Dumating na ba sa culture na, yung bish-bish binabangga may mga laruan, tapos may sahuhukain mo. Tapos ay, ba't kailang bali na yung joys, di ba? Hindi, ang ginagawa ko, parang galaw ako ng galaw, tapos yung minsan yun yung pinaglalaban ko. Na ano, tapos yung sumunod noon, syempre, wasak-wasak na. Natabi ko naman 'yon. Tapos nagkaroon kasi dito sa amin ng garage sale. So nabenta yung iba. Hindi ko na rin alam kung saan napunta 'yun. Tapos noon, yung mga ibang Tamiya ko nandito pa naman. Tapos fast forward sa high school, yung sinasabi ko kanina na pagpunta kami sa Toy World, binili na ako ng Aegis Gundam. 'Yun yung nabali ko rin. Ang ginawa ko pa nga, nabali yung legs. Ang ginawa kong peg, yung ano, dito. Parang chopstick yata yun, o walis ting-ting. Parang, para i-ano lang, i-super glue. After noon, dahil maingat ako, tinabi ko siya. Kasi body siya, di ba? Tinabi ko lang siya ng matagal. Hanggang sa, time ng Warcraft 3 is naglalaro kami, di ba? Time ng Warcraft 3, gumagawa kami ng mga maps ng mga laro, yung mga anime fight. Kilala ko yung mga gumagawa niyan, kaibigan ko. Mga gumagawa talaga ng mga maps. Tapos, ano niyan, tag dito? May isa ako doon kaibigan na nakita yung ano ni Don, si DC. Nakita niya yung vlog ni Don. From there, nagka-curious na ako, ay, yung sa tutorial. Ay, ganito pala na ako, custom. So, nakita ko na yung, alam yung pre-shade, di ba, yung ganun. Eh, wala naman airbrush dati. Mahal, di ba? So, ang ginawa ko, kinawa ko yung nakatago kong Aegis. Doon, yun yung pinagsimulan nun. Bumili ako ng weathering. Parang ang nakapagpa-ano sa'yo, sir, ang nakapagpa-realize sa'yo throughout the hobby is the vlogs of Don Soratos at that time. Doon ako nag-start na mag-weathering, appreciating. Pero, nung time na binili kasi yung Aegis Gundam na yon tsaka yung ibang FG, binibilan na rin kami ng papa ko sa STC, sa SM North, ng mga pintura na enamel. Sabi mo, enamel yun. Ang hirap nun. So, yun, from there, yun nga, bumili ako ng Tamiya Weathering Master, pinagtsagaan ko yung mga edges ng Aegis. Tapos, gumawa akong diorama. Sinundan ko lang yung mga tutorial ni DC, and then, ayun, may bumili naman. May bumili nung gawa ko. Sabi nga daw ni Wilson Alinea, best friend mo daw talaga. Hindi, ano yan. Best friend ko naman silang dalawa. Yan, so before I proceed to my next question, sir, no? Shoutouts natin yung mga viewers po natin. So shoutouts kay Mr. Lion. Ang dami pa lang comment. Yan, kay Mr. Leon ng Toy Concord Philippines, kay Mr. John Paul Santos. Hi, Sir Leon. Kay Mr. Franz Mark Omega, kay Lelush Rodriguez sa mga followers mo rin. Si Mr. Sage Castro, nandito rin, nanonood. Sila pa ba? Si Sir Donnie, nanonood rin, Sir Donnie. Binabati ko si Bon, baka makalimutan ko, nagpapa-shoutout kanina. Ano yan, gumagawa ng airbrush yan, saka compressor, kung kailangan yung nung ayusin yung compressor yung naghihingalo na. Ibigay niyo na kay Doc Bon. Yan, so isa nanonood din boss, isa sa mga Gantla Tuba si Boss Ralph Lopez nanonood din today. Sabi daw niya, ayan, idol ko yan eh. mas nahilig ka raw sa hentai, sabi daw eh. Grabe naman siya ang pasimuno. Yan. Binabato sa akin yung mga So, sir, diba, sa lahat ng mga toy lens na napasukan mo, Yu-Gi-Oh, Mega Man, Tamiya Mini 4-Wheel Drive,
Gunpla, alin para sa iyo ang mas ano, mas naging passion mo or mas nakahilig? Nakahiligan ko. Ano ba? Kasi ang nakahiligan ko talaga na ano, yun nga, yung Gundam kasi naku-customize. Doon talaga nag-umpisa yun. Tapos, yung mga Sonic Mega Man, yan kasi yung mga childhood eh. Yung mga, noong time na uso yung PS1, nakita ko sa, ano, sa salamin ng store na Mega Man X, ano, X4. Doon nag-umpisa yun. Kaya ako natuwa. Tapos yung Sonic, talagang, inaabangan ko dati talaga yung Sonic sa Cartoon Network yata. Tapos sinasabayan ko ng drawing yun. Kaya nasanay din ako mag-drawing. Kaya nabibisit ako pag tapos na yung palabas eh. Hindi ko natuloy yung drawing. Pero sir, di ba, it is very nostalgic for us eh. Kasi naging bahagi ng kabataan natin yung Mega Man. Especially yung Mega Man Battle Network. Kasi iba-ibang kategory yan eh. Mega Man Star Force, Mega Man Battle Network, and Mega Man. Mega Man X. Especially yung Mega Man na nakikita natin dati na American version. So sir, ano naman bilang isang toy customizer or toy collector? Nakikita na kasi natin, sir, na paunti-unti na ibubuhay na ng mga toy companies yung mga history by the use of the toys. Like, for example, Mega Man and Sonic. So, para sa'yo, sir, anong impact nito para sa'yo as a toy collector and as a batang 90s? So, nakikita na natin na nagiging laruan na sila in real life. Siyempre, ano, masaya. Kasi, ano eh, ang hirap-hirap maghanap ng laruan nun eh. Alam mo yun, parang, agaya ngayon, yung Kotobukiya, labas sila na labas ng Mega Man. Sa wakas, naglabas sila ng bagong mga armor, hindi puro Mega Man X tsaka Mega Man. Kasi lagi naka-cancel. Actually, ang daming naka-cancel na project ng Capcom. Kasi nga, umalis din si KG ba yun, yung nag-drawing kay Mega Man. So, umalis siya ng Capcom, gumawa siya ng sariling company niya. Yung si Mighty No. 9, gumawa siya ng sariling niyang Mega Man. So, ang daming naging against doon na pinapabalik siya sa Capcom. Ganon ka, ano yung mga fans. Hungry sila sa franchise na Mega Man. Hungry sila sa toys and etc. So, sa US lang yun. Nilalabas usually yung mga laruan nun. Tsaka sa Japan. Pero sir, matanong ko lang ha, to educate din yung mga ibang collectors ng Mega Man or sa mga mahilig manood at maglaro ng mga games like Marvel versus Capcom. Sir, iba ba ang character ng Mega Man at character na si X? Magkaiba ba silang character o iisa lang sila? Actually, magkaiba sila eh. Matanda si X, bata si Mega Man. Magkaiba sila ng story ah. So, ibig sabihin, may resemblance. Oh, picture siya. Pero in terms of abilities, sir, ano ba 'yon, sir? Parang per kasi napapansin ko, sir, correct me if I'm wrong, kasi hindi ako ganoon ka-focus sa laro ng Mega Man eh. Totoo ba, sir, na or tama ba ako, sir, sa every series na lang na nilabas sa Mega Man at that time, puro si Sigma yung kalaban? Actually, oh, siya yung boss. Pero ang pinaka-boss kasi talaga yung si Dr. Wily. Sa batang version ng Mega Man, si Dr. Wily ang pinaka-boss. Sa matanda is si Sigma. Tapos pares lang din sila ng powers. Ni ano ni Mega Man. Iba-iba ang ano niya eh. Iba-iba kasi ang evolution ni Sigma eh. So, yun ba talaga isa sa mga abilities niya na mag-form ng kahit ano? Actually, iba-iba ang kwento kada laro. X4, 5, 6, 7, iba-iba yan. Iba-iba rin yung Sigma. And also, sir, di ba, sa Mega Man, di ba, may nakikita kasi akong pangalan na humans versus Reploids. Eh. Pag sinabi bang salitang Reploids, anong meaning nun sa Mega Man franchise? Reploids, parang ano yan eh. Parang citizen yan eh. Parang ganun. Parang kumbaga Pilipino, ganun. Mga robot, ganun. Kasi human and robot yun eh, di ba? Na dapat ginawa ang machine para tulungan yung tao. Yun yung problema nila Elon Musk ngayon eh, tsaka ni Jack Ma eh, di ba? Na si Elon Musk is futuristic. So yun, kasi Jack Ma naman ay bakit mo intindihin yung future kung yung problema natin ngayon ay hindi natin malutas? Ba't pa natin intindihin yun?
Di ba? So parang ganun din to na yun niya, human and ano, tapos binayrosan. Yung actually ang pinakakalaban diyan si Dr. Light, yung matanda na kasama ni Mega Man, dahil siya gumawa yung mga robot. Best friend niya si Dr. Whitey, nainggit si Dr. Whitey, binayrosan niya yung mga gawa ni Dr. Light. Yun yung mga naging kalaban ni Mega Man. Kaya siya talaga yung pinakalaban. Iba yung sila Catman, sila Diveman. Mabait talaga sila. Ginawa talaga sila to help people. Eh, binayrosan ni Dr. Whitey. Yun, naging kalaban. Pero sir, di ba may nagtanong din dito, sir. Sabi ni Wilson Alinea, so okay si Sir Wilson dito eh. So, ano bang pinagkaiba ni Mega Man kay Rockman? Actually, si Mega Man ay English version. Si Rockman is Japanese. So, kung mapapansin mo sa Japanese, ang pangalan is si Bass, si Roll, si Rockman. Di ba? Tapos, sino pa? Si Blues. Sa English, si Blues, si Protoman, si Roll, alam ko si Roll pa rin siya eh. Tapos si Mega Man, yun niya, Mega Man English, di ba? Kung mapapansin mo, more on music yung ano nila, yung pangalan nila. Si yung aso ni Bass, si Treble. Hindi si Treble, yung Violet. Si Rush, siya yung ano, aso ni Mega Man. Ah, okay. Hmm. Tapos 'di ba ang Hindi ko alam bakit naging Rush kasi music lahat. Tapos correct me sir, 'di ba? Kung ang pangalan ni Bass sa English version, ang Japanese version is si Forte. Tama ba ako? Okay. Kasi may onting ideas lang ako eh. So Ay, tama ba? Bass Forte. Parang Japanese yata parehas, parehas ba? Okay. Parang ginamit din sa ano. Oo, ginamit din sa English version 'yun. So, sir, diba, si Bass. Kasi sir, diba nabanggit ko na yung Mega Man. So let's go back to Ultra to Sigma. Kasi diba ang daming forms ni Sigma eh. Tapos naglabas ng Marvel versus Capcom na bagong yung latest game, yung Ultron versus si Ultron Sigma. Oo. So para sa iyo sir, ano ba sasabi mo sa ginawa ng mismong creator ng mismong game na yun, na pinagsanib nila si Ultron at saka si Sigma na naging Ultron Sigma? Masyado bang overpowered? Ano, kaya naging overpower yun dahil sa Infinity Stone na ano ni Ultron. Mm-hmm. So, malakas talaga siya kasi kinakalaban nila si Thanos. Kaya siya talaga yung pinaka-boss doon kasi kung papansin mo sa mga ibang laro ng halos karamihan ng laro ng Mega Man is kalaban si Sigma, di ba? Tapos iba-ibang form, lumalakas siya. So, siguro, from there, inano nila, kinumbine nila si Ultron, which is si Ultron is ano, ba na, nagugulo tong kaibigan ka tumatawag. Okay, wag ka na tumawag. Shoutout ano, kay, sino ba to? Kay JC, yung naklase ko nung high school, namumuli. So, ayun, siguro naisip nila na i-combine si Ultron dahil AI si Ultron, di ba? So, tugma sila ni Sigma. Kaya siguro pinag-combine. Pero if sakali man, sir, na maglabas man ng toy line ng Ultron Sigma, tingin mo, makakapag-pre-order ka kaya nito kahit statue siya or articulated figure? Actually, may 3D file lang yung laro eh. Pwedeng i-print eh. Pero ano yan eh, di naman legal yun. Pero kung maglalabas nun, 50-50 eh. Kasi hindi ko naman type yung itsura masyado nung sanib nila eh. Okay. Yan. So sorry dito sa ano sa nag-shoutout sir. Dito to SRNMNDZJN Chris. Sorry kung hindi ko nabasa yung mga comments kasi ang dami. So shoutouts din sa iyo sir and I hope na ma-enjoy niyo mapag-uusapan natin sa usapang hobby. So sir to move forward sir, 'di ba? Nabanggit mo nga na naglalaro ka rin ng Yu-Gi-Oh cards. So sir, bakit ka rin nagkaroon ng interest to play Yu-Gi-Oh cards? Dahil din ba sa napapanood mo or influencer rin ng mga kalaro? Ano, napapanood ko kasi dati nung elementary. Tapos naglalaro kami sa school niyan, sa room. Tapos gumawa pa nga ako ng ano, dahil dati wala akong pambili ng card. Gumawa ako sa ano, sa PowerPoint. Gumawa ako ng sarili kong card. Tapos laro namin yun. Pero hindi kami talaga gumawa.
Oh. Pero hindi naman yung to the point, sir, na ginagay niya na yung sa anime na, ako natitira! Draw! Hindi naman, hindi naman ganun. Kasi maganda rin eh, di ba? Maganda yung series ni Yami Yugi. Actually, favorite ko to si Marik eh, tsaka si Yami Yugi. Si Marik yung ano, yung may-ari nung Eagle na ano, tagda? Ah, yung Wing Dragon of Thrones. Ayun, favorite ko yun. Pero sir, di ba, dati kasi, pagka nagko-collecta tayo ng Yu-Gi-Oh cards, makuha lang natin yung Exodia or yung three Lord of Cards. Masaya na tayo eh. Yung, tapos Dragon, na agad daw. tapos na agad eh. Yung Dragon of Ra, Silver the Sky Dragon or Flying Dragon of Osiris and Obelisk the Tormentor. So, sa ano nyo, sir, di ba, sa mga comic quest, alam ko, may mga cards din yan eh, sa mga stores eh. Pag ba, sir, paano ba ang diskarte mo sa pagbibili ng mga cards dati? Nag-go-go ka ba sa deck or sa mga starter pa? Hindi, ano lang, bootleg lang yung binibili namin. Actually, yung kumikinang pa yung card, yung may mga holographic, ano. Ganun lang, tapos kapag ano, syempre, ano kami, naglalaro kami ng PS1, di ba? Uso yung dati yung PS1 na Yu-Gi-Oh na game eh. Yung Forgotten Memories ba yun? Ayun, nasa Egypt siya. Tapos tinapos ko yun. Tapos pag ano kasi, diba, pag nabuo mo yung Exodia, tapos na agad yung laro. Wait, so pag nabuo namin in real, pag in real life, pag tinapos, tinapos ko yun. Baka giname short mo lang yun eh. hindi, wala. Oh. Wala lang trail kung giname short mo yung Yu-Gi-Oh. Kasi card game yun eh. Kasi niya, pag nabuo mo yung Exodia, di ba tapos na agad yung laro? Pero ako hindi ko kinakahiya yun kasi produkto ako ng game shirt eh. Alam mo yung pag nagsimula ka ng card doon sa ano, sa Forgotten Memories, napaka-basic ng card mo, tapos para ma-construct mo lahat ng card, kailangan tatalunin mo talaga yung mga nasa list ng mismong duelist doon. Tapos ang problema pagdating doon sa pinaka-final, ang hirap talunin kasi unang turn pa lang 4,500 na kagad ang attack power. Oh, pag inatake ka sa hit points, aaray ka rin. Ah! aaray ka rin sa totoong buhay. Ano, nauso ang Game Shark. Nauso ang Game Shark nung panahon ng PlayStation. Sabi ko, try ko nga yung Game Shark. Pagtingin ko, lahat ng mga malalakas na card na sa akin eh. Ay, hindi ko naman na ano, na-try. Na-try ko yun sa ibang laro. Yung mga mahihirap na. Pero yeah, ibang game chart naman ako, hindi naman gumagana eh, di ba? Nagbabag. Actually, di ba naglalabas pa sila dati sa magazine, di ba? Na mga code stocks yung mga actually, marami akong ganun na magazine. Binibili ni Papa dati. Yung ba yung ano? Yung K-Zone? Tama ba? Isa rin yun sa binibili ko. Tapos merong mga pang-gaming talaga, pang mga PS. Yun. Oh, okay. May mga libreng ano pa yon, original na disc na black. Black yung ano, tuwan-tuwa ka ba dati? Original eh, black eh. Di ba? Yung salamin. Yan. Ngayon may peke ng ano eh, peke ng black na eh. Iba-iba na kulay eh. Yan. So, shoutouts nga pala sir sa mga sa viewers natin kay Jed Temporary Duo. Tsaka sabi rin ni Mr. Donnie, lumalabas mga edad sa Game Shark. Actually, si Donnie yung una nakatuklas ng Game Shark. Nung nag ano siya, ano yan? Nag-Bicol ba? Nung nag-swimming siya? So sir, di ba, sa journey mo, di ba, alam naman natin sir na nakilala ka sa Gante sa other lines eh. Kaya nabanggit ko rin yung mga ibang lines kasi may mga iba ka talaga mga viewers na hindi ka pa ganoon kakilala. Mas na-recognize ka lang kasi sa Wooji Toys eh. So sir, let's talk about Gantla. So, sa pagga-Gunpla mo, sir, sino yung mga naging bahagi ng buhay mo as a collector na masasabi mo talaga na na-enjoy mo yung moments or times mo sa mundo ng Gunpla? Parang ano, moments sa mundo. Ano ba? Sino ba? Ano ulit yung tanong? Sino yung mga nakasama ko na ano? Mga nakasama mo, yung mga naging malaking impact sa buhay mo as a Gunpla builder or as a collector? Sila ano, sila Anthony Versola, ayan, hanggang ngayon kasama ko pa rin 'yan. Tapos sila ano, sila sino ba? Yun, yung usual na nakakasama ko dati sa mga meet up, sila David ano,
David Ceremonia, sila Stephen Twason, yun. Mm-hmm. Mga Mac Forums dati. Mm-hmm. Okay. Kasi iba ang Mac Forums dati. Ano talaga eh, tulungan eh. Kapag, tsaka pag nagpo-post ka, may critic eh. Parang sinisipag ka mag, ano, kunwari, isang digit, tapos pipicturean mo, tapos ipopost mo. Ganun dati eh. Tapos magko-comment yung mga yan. Ah, oh, that's nice. Ganyan-ganyan. Anong ginamit mo? Ganyan-ganyan. So, maganda dati, tahimik na, na may guidance. Kasi nga, nung nauso yung Facebook, puro teaser na lang eh. Puro black and white picture. Ganun na lang eh. Pero sir, unahan na kita. Unahan na kita. Para sa'yo, sir, di ba? Iba ang social media, iba ang panahon ng forums. Hindi naman natin parang sinasampal ng katotohanan yung mga ibang mga bagong henerasyon eh. So, sir, to educate our new generation, especially sa mga nanonood in mga produkto ng 90s, alin ba ang mas pinaka-toxic? Yung panahon ng forums o yung bagong henerasyon? Pinaka-toxic? Meron din naman toxic dati sa ano sa forum, pero ang pinaka toxic is ngayon. Kasi madaling makapag-receive ng ano eh, ng comments and critics ngayon eh. Mm-hmm. Sobrang bilis eh. Mm-hmm. So mag-post ka lang diyan, ay pangit 'yun. Ganun na agad eh. Hindi agad dati na mapahirapan pa eh. I-scroll down mo pa sa forum na ano eh na ano ano send reply tapos lalabas pa yung text box tapos saka mo i-click. Yung tipo i-refresh mo pa ano. Oo. Okay. So, may panahon ba ng forums? Sir, kasi wala pa ako masyadong idea sa forums eh. Paano ba nag-work ang forums? Ano yun? Parang some kind of blog lang siya. Parang written tabloid lang siya. Ano, yung forums kasi may iba't ibang topic. Lari, ano, may tab doon na buy and sell. Tapos may kanya-kanyang kategoryan. Tapos mayroong work in progress. Tapos announcement. So pag kinilig may announcement, nandun lahat ng events na pinost ng admin or ng mga tao. Ganun ang ano. So kunwari, punta ka sa work in progress. May mga thread doon na thread, topic. Gagawa ka ng, ako, kunwari ako, gagawa ko ng thread. Nalagay ko doon, WIP, 1:100 si Nanju, version ganyan-ganyan. Ipopost ko yung progress ko doon, pwedeng ina-update ko yung main post or ire-reply ko na lang. Kaya usually nire-reply eh. Kunwari, nag-post ako. Magpo-post ka doon, nakita mo ako, re-replyan mo ako. Ah, that's nice, ganyan-ganyan. Tapos, magpo-post ulit ako, thank you, ganyan-ganyan, for the critique, ganyan-ganyan. And should I ganyan-ganyan? What do you think? And ganon. Tapos, papakita ko yung picture. Tapos, tuloy-tuloy na yun. Mm. Ganon ka. Paano yung level of communication? Kasi alam ko, ang panahon ng forums is parang katulad din ng Friendster na parang hindi mo ma-identify kung online yung tao unless mag-reply siya, di ba? Tama ba ako? Hindi, sa ano naman, sa forums, di ba may avatar kasi yun sa gilid. Kapag nag-reply ka, may avatar sa gilid. Tapos nakalagay naman doon kung ano yung position, moderator, admin, ganun. Tapos may, alam ko may online naman doon. Meron, makikita. Tapos ang ginagawa doon, kunwari, may kailangan, agay dati na pag nagpapatulong ako, pini-PM ko talaga. Private message talaga. Okay. Okay. Kasi hindi ko kasi naabutan ng forums. Pero kung sakali man, sir, na I will try to visit or revisit some of the vlogs, is there a possibility na mahalungkat po pa yung kasaysayan ng mga vlogs na pinost dati? Meron pa yata sa iba. Kasi ano eh, yung Mac Forums kasi na ano yan eh, parang napag-iwanan eh, tapos gumawa ng bago, naging Plazone. Yung Plazone is, ano, consists of yung mga tao doon, tapos mostly Malaysian. Tapos yung mga, may Zero Guns din, which is a forum of Malaysia na pumunta rin sa Plazone. So, meron sa Facebook na Plazone na group. Doon din okay. Nag-share sila Bear Ed, sila, ano, sila Becky Lo. Eh, paano yun, sir? What about naman yung trolling? Kasi, di ba, may mga troll accounts ngayon sa Facebook, eh. Uso rin ba yung pantatroll din dati sa forums? Ang troll kasi dati, yung parang, ano eh, parang ayaw nila ng... Meron mga tao na magaling na kapag tinanong mo is, i-Google mo. Ganon. O kaya, ano, yun nga, mag-research ka. Tapos,
Ayun, may mga matadamot. Yun lang yung problema dati. Karamihan naman is, ano, talagang tumutulong. Pero mas pipiliin mo sa taong kausap mo, yung taong madamot, pero may alam, o yung tipong tanong ng tanong, pero hindi na-apply sa sarili. Tanong ng tanong. Ayoko nun eh, yung tanong ng tanong, tapos hindi na-apply sa sarili. Actually, maraming ganon. Kunwari, lalapit sa akin, tapos tatanong, ano ba pwedeng gamitin na tools, yun, ganyan. nasasabihin ko, yung spoon feed na ako. Kasi dati, alam mo, pag hindi naman uso yung 3D printer, hindi naman uso yung mga, kung ano yung mga tools ngayon eh. Yung mga chisel, wala yan dati. Ano lang dati, yung pin lang, di ba? O kaya rayong. Eh, ang dami ko rin naman na ubos na pera, kakabili ng tools na sablay. So, yun niya, ini-spoon feed ko na, nagbibigay ako na minsan ng dapat na niyang bilhin, kahit mahal. Na alam ko, pag ikaw, nagtanong ka sa akin, sasabihin ko na sa iyo yung pinakamura at pinaka-okay sa budget mo. Kung wala kang budget, sasabihin ko sa iyo yung mga lumang ginagamit, yung mga karayom, ganun-ganun. Kung hindi mo naman talaga ipupursu or ano, di ba, sa panandalian lang. Ayun, tapos meron mga tao na, ay, ang mahal niya, ganun-ganun. Di ba? Na wala silang budget, wala silang pang... Actually, dyan ako nagsimula. Dati, ang ginawa ko, 'di ba, high school bili ng Marvel Legends. Ginawa ko, binenta ko 'yon, nag-ship ako sa Gundam, buy and sell ng Gundam, mataas pa presyo noon. So, pag may gusto akong kit, lalaruin ko lang, bebenta ko ng ano, may tubo, ganun. Nagpa-buy and sell ako dati hanggang sa nakabili ako at nakasira ako ng mga Gundam hanggang sa dumami na 'yung mga scrap ko. Ganun nangyari. Nanginginayang ako bumili ng tools. Ah, okay. Pero sir, di ba, na when you speak of spoon feeding, actually, this has to be addressed eh. Kasi usong-uso sa gantla yan eh. Pero para sa'yo, sir, sa tagal mo rin sa habi, kung naobserbahan mo ang bawat ugali ng tao, bakit may mga ganitong sadyang paulit-ulit na nagtatanong pero hindi na i-apply sa sarili? Do you think nang-aasar lang ba to? O sa tingin mo na parang nagkakaroon siya ng comparison sa sarili niya against doon sa gawa ng ibang tao? Ano, paano ulit yung tanong? Diba, sir, diba, ako sa comments. Diba sir, ang question dito sir, diba? Alam natin yan na sa Facebook, sa Gantla groups, talamak yan, na may mga nagtatanong ng paulit-ulit na paano yan, pero diba sinasagot mo, pero ulit pa rin ang ulit ng tanong na dumarating sa point na hindi natin masisisi yung mga ibang tao kung bakit merong iba na sadyang straightforward sumagot. Dahil nga, tinibigin na yung sagot, hindi mo may apply sa sarili mo. Pero para sa iyo, sir, sa mga taong paulit-ulit na nagtatanong, ano bang problema sa mga nagtatanong yan? Do you think na nangakasar lang ba sila? Na nagko-consume lang sila ng time ng ibang tao na pinagtatanongan nila? Or nagkakaroon sila ng comparison sa sarili nilang gawa against doon sa mga nakikita nila sa gawa ng iba? Hindi, ang tingin ko dyan is hindi pa buo yung loob nila gawin yun. So, pwedeng sinesearch nila yon, pinag-aaralan nila, or tinatamad sila, kaya nila tinanong yon. So, ang ano dyan, parang yun yung sinasabi ko, hindi buo yung loob. So, parang, sige, gusto ko gawin yan, tanungin ko. Tapos, may iba na naman yung focus ko sa ibang bagay. So, hindi ko siya priority, yun yung term. Kaya paulit-ulit hanggang sa nakalimutan, tapos tatanong ulit. Kasi hindi mo ginagawa eh. Hindi mo siya priority, hindi mo ano, may iba kang bagay na gustong gawin. So meron din naman na tamad mag-aral or masipag mag-aral pero gustong humingi ng opinion ng iba, advance niyang gagawin yung research. Kumbaga, nag-post ako, nagtanong ako habang sinesearch 'yon para alam mo yun, parang nandito na ibang info, nag-aaral pa rin ako, pwede ko i-visit yung ano na yun. Para nag-iipon lang ako ng data doon from tao. Diba? Pero tama rin ba yung sinabi ni Sir Chris, ni Sir SRN Mendez na validation lang naman ang hinahanap ng tao kaya nire-reply yan. Kaya nire-reply tayo. Or kinakausap ka. Validation? Parang validation na close-close kayo? Ganon? Oh, parang ganon. Sabihin na natin ganon. Well, meron ganon, pero
Kasi pag validation, di mo naman, para sa akin, ano yan eh, parang, ano ba masasabi? Kunwari, may tao na humingi ng validation sa akin, eh di, ano ko siya, i-inspire ko pa siya lalo na, ay, okay yan, ganyan. Ganyan. Diba? Kasi ano yan eh, kailangan niya rin kasi alam natin hindi naman lahat is may confidence sa sarili eh. Mm-hmm. 'Di ba? Kahit magaling ka, hindi kung wala kang confidence, wala rin eh. 'Di ba? Diba? Tama ba ako? Diba? Tama ba ako? Tama, tama, 'di ba? And also, tapos 'di ba meron din tumarating sa pointer, 'di ba, na merong iba. May ganito ring tao, Sir Woody. Alam ko may naranasan ka or may nakita ka ring ganitong tao, 'di ba, na i-advise mo, nagtatanong, i-advise mo ulit siya, magtatanong siya ulit. Tapos pagka dinerecho mo na siya, mamasamain niya. 'Di ba na parang lalabas ikaw pa yung mali. 'Di ba may mga ganyan tao, 'di ba? Yung ine-educate mo na hindi may apply sa sarili, dinerecho mo yung, siya, mamasamain niya. 'Di ba? Ano yan, parang critic ganon. Oo, oh, i-critic ka, 'di ba? Na sabi itong taong 'to, nagtanong lang ako, ganyan ganyan. Grabe naman 'yon, meron bang ganon? Siyempre, meron, 'di ba? Na sabi paano, ano example ng tanong? Parang halimbawa, 'di ba? Sabihin, no, paano mo nagawa 'tong ano? Paano mo na naisan 'to? Paano mo na idikit 'to? Paano mo na isarado 'yung seam line, 'di ba? Ituturo mo na. Merong hindi niya magawa sa sarili niya eh. Magtatanong siya ulit. Boss, paano mo nagawa 'yung paint ng ganito? Paano mo nagawa 'yung paint na ganyan? 'Di boss, ganito 'yung gagawin mo. Naturuan mo ulit siya. Ngayon, hindi niya pa na-apply sa sarili niya. Sir, paano to gawin? Paano mo na idikit yung damage parts dito sa ganito na to? Tapos, siyempre, natitrigger ka na eh. Di ba, hindi may iwasan yun. May pasensya ang tao eh. Nasabihin. Oh. Mag-Google ka. Kasi, nandiyan yung lahat informations na kailangan mo. Sa social media, talamak yan eh. Tapos, hanggang sasabihin. Para may kilala akong ganyan eh. Inaubos na yung pasensya. Di ba? Nanonood diba siya ngayon. Diba? Yung nandiyan sa i-google mo na lang. Tapos sabay mamasamain ng tao na i-google na lang na kailangan ko lang naman ng impormasyon. Pero hindi rin niya alam sa sarili niya na siya rin pala yung may problema. Diba? Tama ba ako, Sir Woody? Diba? Siguro yung mga ganun, ano eh. Wala na yun, wala ka na magagawa dyan. Kasi kung tinuro mo naman na maayos, okay lang na magtanong siya ulit about doon. Kung sa tingin mo is ano, yung may nangyayari na ano, tawag dito, may nangyayari naman na iba. Pero yung tipong ano, yung nandiyan na tapos madali lang, hindi niya pa magawa o tinatamad lang. Yun na yung ano, yun yung pangit, 'di ba? Yan. So sir, after nito, sir, 'di ba, to proceed with my next question, sir, 'di ba? I-ask ko naman sa yung life mo as an admin of Pinoy Gundam. So sa Pinoy Gundam, sir, how was your admin duties nung panahon nung kasagsagan pa ng Pinoy Gundam? Actually, yung pagiging admin ko, wala lang. Ano lang kasi, hindi ko naman, dati kasi nasama lang ako, tapos hindi na, tumutulong lang ako, masaya lang ako, hindi ko iniisip na admin. Maano, masaya lang ako kasama sa Lagibe, ganun, mag-organize kami nila Anthony ng mga events, gagawa kami ng trophy, tapos magpapa-contest, tapos yung mga challenge. Masaya lang. Pero moments mo sa ano yung mga panahon ng Kitakit, sir? Ano yung mga moments na hindi mo makakalimutan nung panahong malakas pa ang Kitakit? Kasi ngayon hindi na natin magawa 'yan. Siguro ang ano, ang pinakamaganda yung ano, yung Ace Challenge. Kaso lang wala na si Ace. Hindi, eh. Actually, ayun niya, yun yung masaya kasi lahat lahat may participation eh. Kumbaga gulong-gulo talaga lahat. Eh. Masayang naglalaro eh. And tama ba ako, Sir Buji? May mga nakikita ako, may mga nagpo-push up pa, may mga nagsisit up. So, nandayo lang sa Gundam. Din. Mm-hmm. Kailangan pinaghihirapan ng premyo. Kaya ganun. Ano yan? Alam, tingin ko, yung gumawa ng mga games yan, nanonood today, si Mr. World Free, nanonood. Ah. So, shout out to Mr. World Free. Si World Free. Kala mo, referee yan.
And Sir Wilfrey, thank you for watching Usapang Hobby. Sana po mapakinggan niyo po yung Nandiyan ba siya ngayon? napag-uusapan naman. Yes, Ah, nandito siya nga, today. nandiyan pala si Wawi na pala siya ngayon. And Nag-iba na yung pangalan. I hope, sir, sa maging upcoming kitakits po natin, sir, makita ko rin po kayo at maituloy po natin yung event natin. Kasi, di ba, Sir Wuchi, pandemic eh. Sana, huwag naman sana maudlot pa yung ating magiging event. Di ba? So, sir, di ba, sa panahon nung TG, sir, di ba, alam naman natin kung merong masaya, meron ding mga trials eh, or meron ding mga hard times sa TG. So, sir, nung mga Ay, wala akong alam dyan. Pero sir, nung panahon ng PG, sir, on being an admin, or sa mean, siyempre, naging admin kayo, may mga duties and responsibilities ang isang admin eh. Ano ba yung mga naging hardships, or gaano ba kahirap maging admin ng isang grupo? Like Pinoy Gun. Siguro yung, ano, hindi ko naman siya, ako hindi naman ako masyado nag-focus sa pagiging admin. But yung napapansin ko kasi sa mga moderator is, yun nga, yung mga makukulit, tapos yung mga hindi sumusunod sa rules, yun yung mga, yun yung sobrang active talaga na nangyayari. Yung pag-filter ng mga posts. Lalo na yung mga, ano mas maganda, the ban o banda, yung mga ganun. Ko na ba ito mga ganun? Ano na yon, mahirap na yon kasi kailangan mo nang bantayan yon kasi hindi naman sa hindi mo kasi alam kung nangaasar o ano eh, pero syempre to be admin siguro naman walang alam yung nagtanong tapos yung mga sagot doon is loko-loko ka ba eh, original niya yung banda mas maganda yan diba so doon wala ipi-filter yon. Yan ba yung mga panahon, sir? Kasi naabutan ko yun eh. Correct me if I'm wrong, ha? Yan ba yung mga panahon ng mga nagbabahaan ng comments sa isang post? Tapos pagkaalam na natin na wala nang patutunguhan, isa-silent na yung post. Eh. I-comment off na yun. Tapos uso pa dati yung sino mas malakas, si Strike Gundam o si Freedom? Yung mga ganun. Sige, mga problema dati, no? alam yung tipong napakaliit na bagay, pero ang laking bagay para sa oo. Kasi iba-ibang taong active sa PG. Merong mga bata, merong geek, merong nandyan lang, merong mature na mag-isip, merong mga nantotrol lang. Ang dami. Mm-hmm. Pero despite pa rin na minsan na kahit na masaya na kahit na minsan nakaka-stress, di ba? Pero ang sarap kasi yung balikan yung mga moments na iba na kasi yung panahon dati tsaka ngayon, di ba? Na mas ano ngayon, eh, parang naging tahimik, di ba? Kumpara ng mga kalakasan dati ng Gundam, di ba? Pero sir, sa panahon ng Pinoy Gundam, sir, di ba? Doon sa mga nakikita natin sa mga ibang grupo, eto hindi ko sinasabi na binabangga natin yung mga ibang grupo eh. Kasi alam naman natin na Pinoy Gundam is dekada na yung grupo na to. Sa Gundam. Tagal na niyan. Forum days sila rin, merong forum. Oo, 'di ba? Pero may mga nakikita kasi tayo ng mga ibang grupo na may mga new established eh. May mga iba talaga na bagong tayong grupo. Merong iba na talagang na-imamanage nila yung group. Pero hindi katulad kasi nung sa Pinoy Gundam eh. Na dumarating sa point na nagkakaroon ng problema sa management eh. Nagkakaroon ng issues. Meron minsan na nababato yung mga issues sa mga admins or sa mga moderators due to the management or hindi maayos na pamamalakad sa isang grupo. So, sa'yo, sir, the question is, ano bang meron sa Pinoy Gundam na sa tingin mo na kailangang i-work on ng mga ibang grupo para ma-solidify nila yung pagkatatag ng isang grupo? Kasi ang mga admin sa Pinoy Gundam is hindi sila nag-i-engage sa mga problema ng ibang tao at wala ano sa sila? Namumuhay lang ng tahimik. Hindi sila kasali sa mga issue, hindi sila sumasali. Basta ang trabaho nila is ma-filter out lang, maging maayos yung page, yun lang. Mm-hmm. So, kasi, diba? Kasi masaya din yung mga admin eh, nagkakaroon ng bonding din eh, diba? Mm-hmm. Pero sir, tanong ko na rin sir, 'di ba, na dumating na rin sa point ko, 'di ba, after being an admin. So this is my next question for you, 'di ba? After being an admin, 'di ba?
Dumating na rin ba yung time sa buhay mo as a collector? Akala ko nakaka-relate din yung mga ibang collectors dito na dumating na rin ba na nagkaroon ka na rin ng burnout sa pagka-gunpla na parang nanawa ka, parang okay ba naman? Burnout sa Gundam. Siguro yung matagal na kasi nung naging customizer na ako, ano eh, matagal, ano eh, parang hindi mo na priority magbuo eh. Di ba? Gusto mo diretsulihan na agad tsaka custom eh. Pero sa pagka-custom mo, sir, na alam ko, nasali ka na rin sa mga competitions like GBWC. So, how was the experience nung pagsali mo nung una sa GMKC? Kasi nakita ko, sumali ka ng GBWC, nakita ko yung entry mo na kay Boss Gibe eh. So, ano yung naging game plan mo na that time sa entry na yun? Ano, yung entry ko na yun kasi from Dome, ginonvert ko siya ng DAO kasi dati wala akong pera na pambili ng DAO. Tsaka ano ako nun eh, inspired yun sa Japanese na modeler eh. So, yun, from there, kinopya ko siya pero sarili kong ano, hindi pa ako marunong mag-sculpt nun. Yung ulo nun, pinagawa ko pa kay Anthony. Nagpatulong ako. Tapos, the rest is in-scratch build ko na talaga. So, sir, kumusta naman yung pagsali mo sa GBWC nung panahon na yun, sir? Hindi ba ganoon karami yung mga entries at that time kumpara nung mga ano na, mga latest na? Ano no? Yung pagsali nyo sa GBWC, di ba? Kung titignan kasi natin yung mga participant nung panahon ninyo, tsaka ngayon, yung panahon nyo po ba dati is hindi pa ba ganoon kadami yung mga participant dati kumpara nung mga bagong generation ngayon? Marami na rin dati. Tapos nung nagkaroon ng resibo, pumunti. Kasi 'di ba dati wala namang resibo eh, pwede ka sumali. Nung nagkaroon ng resibo, pumunti. Akala namin mamamatay na yung ano eh. Mamamatay na yung Gundam eh. Eh biglang nag-boom, dumami yung mga sumasali at bumibili talaga. Kaya dumami yung mga groups. So, dun sa naging entry mo, sir, sino ba yung mga di mo mga lilimutan na mga kabatch mo na sumali talaga, especially yung mga pinaka, mga mauhusay doon sa batch mo? Mauhusay sa batch ko? Sila ano? Kabatch ko ba yun? Di ko, para mas matanda sila sa akin. Siguro, ano, kung sa forum, sila Nathaniel Barrera, yan, sila Sam, ay si ano, si, tag dito, si Simon, magaling mag ano yan, mag airbrush. Oo, tapos sila Renan, malinis magpintura. Ayan, sila ano, sila David Ceremonia. Si Wilson wala pa noon eh, hindi pa pinapanganak. Una na nanonood naman, Sir Wilson. Alam ko nandito. Hindi ko alam kung samali na ng GPWC yan. Hindi pa yata. Pag-reply ka, Sir Wilson, sabi doon, di ka parang pinapanganak doon ng GBWC. So, di ba, nung times ng GBWC, sir, di ba, eto gusto ko rin malaman mo rin to, sir, ay matanong ko rin to sa'yo. Kasi natanong ko rin to kay Mr. Nathaniel Barrera nung ng Mecha Pinoy. So, sir, ano bang thoughts mo rito na dati daw, pag sinabing Mecha Pinoy sa isang event, automatic daw, mananalo daw ang Mecha Pinoy dahil daw may bias daw. So para sa iyo sir, ano ang bilang isang collector, anong thoughts mo diyan na may mga nagro-rumors sa mga ibang collectors na Marites sa sinasabi daw na pagka may Kapinoy daw ay sumali sa competition, automatic panalo na daw sila. May bias daw na nangyayari. So anong masasagot ko na 'yan kasi isa ako sa ano eh, sa mga nandun sa audience eh. Kasi yung panahon kasi dati is may workshop kasi 'yan. Pag tuwing may contest, may workshop, nag-workshop si Sir Nathaniel tsaka si Simon. So, nag-workshop siya, airbrush, gano'n, kung sino magtanong, which is maganda dati na, yun, kahit sino, di ba, libre. So, kahit sino magtanong, sasagutin nila. Eh, syempre, kasali rin sila sa competition. So, hindi mo na maaalis na dahil part sila nung event, parang organizer yung dating nila, tapos biglang mananalo. So, parang, ay ba, ano to, dahil, ano, kakilala ng organizer. Kaya sure win. Yung mga ganon. May mga ganon dati naririnig ko. At saka, talagang, kung titignan ko ngayon, talaga na, ano, kung
na kung bakit sila nanalo. Magaling naman kasi talaga sila. Palagi sila nanalo. Nagpapalitan lang sila ng pwesto, tapos isasali nila yung, "Oy, wala akong galit sa inyo." Pagpapalit sila ng pwesto, wala rin, anak ni ganito, ganyan. Nananalo din. Kaya siguro yung mga tao is parang, "Ay, ano ba to? Panalo na naman sila. Hindi naman mag-give chance to others." Yung mga ganon. Diba? Kasi totoo naman Kasi talaga. actually Diba? may ano ko, may video ko, ewan ko kung nakatago pa. Alam ko nakatago pa eh. Parang sinabi ko doon sa parang sinabi namin doon sa video na ay alam ko na kung sino man na. Si Simon yan, si Simon, tapos tinawag siya. Oh, may mga Talaga, ganun. magaling naman talaga sila. Hindi sa bagay. Oo. Pag nakita mo kasi na malapitan yung works nila, doon mo makikita ang work of art eh. Hindi mo masasabing bias, di ba? Ikaw na mismo, ikaw witness kay alam mo yan, di ba? Hindi Oo. sana nagbubuhat bangko ako. Di ba? Actually, yung Tama mga ka doon. gawa ni Sir Nat ngayon, iba. Iba talaga. Sobrang ano, nag-improve dun sa, kasi dati ang mga naka-display, yung mga lumang gawa nila, Bakok days eh. Ngayon, sobrang laki ng ano pinagbago kasi nga ang dami ng tools tapos yung mas na pa ano niya yung craft niya. Parang ano yun eh, parang tigasin yung dating ng mga kit niya eh, di ba? Kumbaga sa ano, kumbaga sa Dota, Oh, godlike na naka ano eh, rin. naka steroids yung mga ano niya eh, kit niya eh. Kaya ano, parang boxy type, parang ganun. Yung gusto ko sa gawa niya eh. May Pero mga style yan eh. Panahon mo, sir, di ba, syempre, alam naman natin, di ba, sa skills natin, alam naman natin sa sarili natin na we have to learn more at those times. Nagkaroon ka rin ba na parang kinabahan ka or parang na-intimidate ka kasi puro magagaling yung mga kasama mo? Wala kasi ano eh masaya kaming ano eh masaya kasi yung nagkakitaan kayo ng gawa. Alam mo, parang ano, kapag pupunta ka sa actually tuwing pupunta ako sa Gundam event, parang nagkakaroon ako ng urge to build mine kasi nang walang oras talaga. So, gusto ko talaga sumali. Ganun yung feeling eh. Pag tuwing pupunta ka ng event at may contest, sa makakita ka na, ay, ganyan pala yung mga technique, ganyan yung ginawa niya. Gusto mo rin gawin. So, nakaka-inspire siya. Hindi siya nakaka-ano eh. Hindi siya nakaka- ay, ba yan? Ganda nung ano. Ang ganda nung ano. Ayo, 'di ba ganun yung biroan, 'di ba? Ang ganda naman ganyan. Ayoko na nga. Ayoko na magandang. Quit na ako. 'Di ba may mga ganun. Pero Sir Muji, di ba, para na rin sa kaalaman ng mga ibang collectors, kasi ito rin kasi ang nangyayari, ikaw alam mo rin yan eh, may mga collectors ka nakakasama na natatakot silang sumali ng GMKC or GBWC dahil sabi daw nila, hindi ako magaling, para lang sa magagaling ang GMKC and GBWC. Naniniwala ka ba Sir Muji na para lang sa magagaling ang competition na yan? Actually, ano, hindi. Kasi may mga category nga tayo, di ba? May mga youth, may mga ano, junior category. Eh kung hindi ka magaling, eh bakit yun, paano pa yung junior, di ba? Ba't siya sumali? Tsaka yung mga new challenger, di ba? Kaya nga may new challenger, hiniwala yun sa open eh. Kasi yung open, yun yung mga magagaling. Di ba? Kaya ano yan, tuwing ano, pag hindi ka pa sumasali ng contest, new challenger, pwede mong pasukin. Yun yung privilege mo. Mas bago, di ba? May chance ka manalo. Kasi hindi ka makipag-compete sa mga magagaling sa open. Tsaka sir, di ba, Sir Woody, di ba na hindi naman, tumbaga yung win is a bonus eh. Ang importante kasi dun yung kaalaman na matututunan mo sa bawat nakatunggali mo sa GMKC, GBWC, di ba? Tama ba ako sir? Yung kaalaman. Actually, dati nagra-rush ka nga, di ba? Para makasali. Para lang masali. Actually, ano yon, dapat hindi talaga ganun. Kasi parang, alam mo, nasa sa'yo na rin yun eh. Satisfaction mo eh. Kung gusto mong tapusin na na-solve ka dun sa gawa mo or for the sake na gusto mo lang i-showcase. Tapos, matapos mo ng rush, di ba? Parang para sa akin, tapusin mo na lang din ng maganda at solve ka. At least, pwede ka pa manalo, di ba? Kasi konti sinasalihan mo eh. Di naman show lang na ano eh, di ba? Display eh. Tsaka may bonus ka pa. Kumbaga, kahit yun nga lang pagsali, parang nanalo ka na eh. May makukuha ka pa certificate or badge, di ba? It's a win-win situation for you. May raffle ka pa. Malay mo, swerte ka pa sa raffle, di ba? Actually, dyan ako nananalo sa Rabun kaysa sa ano. Sa contest eh. Which is maganda rin naman yung preview ng ano, 'di ba? Ng raffle kaysa sa sumali sa contest.
So, sir, di ba, kumbaga, para na rin ako, dadagdagan ko na rin yan as a support doon sa statement mo na ako, sumali ako ng GMKC, GBWC, hindi ako kagalingan. Alam ko yun sa sarili ko. Pag nakita niyo yung gawa ko, kapintas-pintas, nakulang na lang, parang basura yung ano ko eh. Basura yung gawa ko eh. Pero what's the essence of this this competition? Sabi na natin is a part of market. Kasi kung walang market, there will be no gut lah. Tama, that's number one. Number two, yung enjoyment eh. Kasi minsan lang tayo mga collectors na magkita-kita sa isang events like this one eh. Dahil dito sa event na to, maraming nabuong grupo, maraming nabuong magkakaibigan, marami rin naging magkakalaban, marami rin nagsisiraan. Lahat halos nandyan na sa event eh. Pero what's important is, anong naging learnings mo in life or in the hobby pagkatapos ng event na yun? What's next? Or what is the next chapter of your life as a hobbyist? So, doon sa magiging next chapter, like for example, for the next competition, yun yung magiging edge mo, yung experience mo for that moving forward na kung ano yung naging mistakes mo from your past competition, that will be your comeback in your latest competition na pasasalihan. Tama ba ako, Sir Will? Oh, maano ka kasi kada event kasi masaya eh. Tapos na-inspire ka. So nakakita ka rin ng mga bagong gawa, style, technique ng mga iba't ibang artist. Tapos nandun din yung mga artist na pwede mong kausapin, tanungan. So alam mo yun, parang hindi lang yung event na yun is para tumingin ka doon ng tingin lang, bisita lang. But may natututunan ka kada event eh, 'di ba? Mm-hmm. Which is ma-apply mo na kapag sumali ka sa next competition. Mm-hmm. Okay. So, sir, shoutouts natin yung mga viewers natin. Sir, nanonood ang champion natin ngayon, si Mr. Kevin Flores. Yung future talent po natin sa ating Pilipinas na sana maging representative siya ng ating bansa in the future. And shoutouts din kaya Miss Shelly. Sabi daw, isang shoutouts, please galing sa isang alamat. Hashtag only Bougie fans. Ay, ano, si Shelly, ano yun, masipag yan mag-like din. Salamat. And also, shoutouts din kaya Ian Cagiat Rison. Mga kabrit, hello! Ayan, shoutout din kay Santos Junco. Kasamahan ko yan sa Art Toy. Tsaka si, sino ba? Si Miko Rosales. Ayan. And also, sir, kaya Sir Milo San Luis. Yan. Kami na-inspire kay Wuji. So, it's a positive word for this. Grabe ka naman. Para, siya nga una nag-art toy. Pero, speaking of art toys, di ba? Nakita ko rin sa aking, according to my research din, after Gunpla, after Marvel, syempre, nag-transition ka rin sa mga ibang toy lines. Like, for example, na nabanggit mo is art toys, na which is, this is your bread and butter right now. This is, ito ka kung saan mas nakilala ka as Wuji Toys. So, sa kaalaman ng mga fellow Filipino hobbies natin, ano ba, what is an art toy? Ano bang pinagkaiba nito sa mga ibang toy? Art toy is an art by an artist, designer toy din ang ibang term. So, designer ako, tapos toy ko, designer toy, di ba? So, yung style ko, apply ko siya doon, di ba? So, hindi wala pa siyang parang specific features? Wala ba siyang features like that? May pinagkaiba ba sa features? Parang ganun? Hindi ba siya ganun? Ang pinagkaiba niya is that laruan ng specific artist na pwedeng sumikat or sikat. Parang ano lang yan eh, parang painting lang yan eh, di ba? Sa painting, kapag sumikat yung artist, o kaya ano, naging trending yung painting niya, di ba tumataas ang value? Ganun kasi din sa art toy. So, ibig sabihin, sir, ang susabi mo nga na makilala. So, ang art toys din ba is basihan din ba ng sa rankings? May mga ganyan ba kayong factors? Ranking by their viewers? Paanong ranking pala? Parang, di ba, syempre, may kilala, may mas kilala, merong iba na hindi pa kilala na nagsisimula pa lang. May mga ganyan bang kategory sa art toys din? Oh, meron. Marami. Pero bago pa lang naman kasi yung art toy dito sa atin. Actually, hindi yan pinapansin tuwing kon dati. Nag-boom lang yan mga way back 2019, mga ganon. Mm-hmm. Doon lang talaga nag-boom ang art toy. Tapos, yun, lumakas. Mm-hmm.
Pero ikaw, Sir Wooji, di ba, nung bago mo pinasok ang Wooji Toys, di ba, meron kang humble beginnings, eh, meron kang simula. Eh. So, para sa'yo, sir, nahirapan ka ba mag-adjust from transitioning to Gunpla papuntang Art Toys? Actually, hindi naman from Gundam agad eh. Nag-Funko Pop muna ako eh, di ba? Nagko-custom ako ng Funko Pop. Nag-umpisa yung, before yung Wooji Toys, bago ako gumawa ng toy ko, noong time na may business sila Alex Arevalo, si Arcom, ano yan si Sir Alex, ano yan, trainer yan eh. Mm-hmm. So, nagpa-commission siya sa akin ng pangko na hindi ako nag-i-scalp. ganun siya katiwala sa akin. So, from there, gumawa ako ng Saitama, gumawa ako ng Madara ko. Yung Saitama, kalbo yun. Isipin mo, kalbo yun. May ano pa yun, may flat plate pa yun na halo. Epoxy, tapos flat plate. Kasi nga, galing ako sa Gundam. So, flat plate ang alam kong kalikutin. So, doon nag-start yan. Tapos nagtuloy-tuloy. So, si Anthony, magaling na talaga yan na artist. Nag-i-sculpt siya. So, by his guidance din. Kaya ako natuto. So, ano kami niyan? Buddy-buddy kami niyan. So, kung may bago ko nalaman, sishare ko sa kanya. May bago siya nalaman, sishare niya sa akin. So, alam mo yon, nagtutulungan. Dapat ganun eh. Nagtutulungan kayo na ano eh. Hindi yung, pag may nagtanong, secret. Walang clue. Di ba? Oh, sir. Kasi diba, ano yan eh. Kasi di ba ang pagbabahagi ng kaalaman sa isang komunidad is katumbas din ng tagumpay or paglago ng isang industriya. Tama, sir. Diba? Oo, syempre. Kasi ano yan eh, yung kapag hindi ka kasi nag-share ng knowledge mo, ano eh, kunwari madamot ka, tapos sumikat ka, anong iisipin ng tao sa'yo pag namatay ka? Di ba? E paano naman, sir? Ito real talk. Di ba? Ano eh, maalala sa'yo ng tao? sabi mo nga, sir, madamot, di ba? Pero di ba may mga ganyan naman talaga, totoo naman talaga, na may mga ganitong experience, sir, na kaya ayaw nila ibahagi. Eh, tatapatin na natin na ayoko ibahagi kasi ayokong may makahigit sa akin. Ayoko may mas magaling sa akin. Tama ba ako, sir? Oh, maraming ganyan. Actually, kahit marunong na, sinasabihan ko kung ano yung gusto niya malaman kapag nagtatanong siya. Kasi, kalat naman niya sa internet eh. Di ba? Hindi lang naman ikaw yung nag-iisang tao sa mundo na alam yun. I-share mo yung nalalaman mo. Kasi, alam mo sa sarili mo na hindi naman niya kayang higitan yung gawa mo. Kung ano ka talaga eh. Kung, di ba? Kung alam mo yung worth mo, alam mo yung style mo, iba naman sa kanya, di ba? Why not? Di ba? So, sir, shoutouts din kay Sir Arvin Angeles. Isa rin sa mga mahuhusay din nating scratch builder ng Wall Test 5. So, yung masipag din yan. Gumawa ng 100 Wall Test 5. Joke. Hindi, marami na yan nagawa. Pero kung di ba sa tatlong, kasi ako for me, hindi siya nagawa. I considered this person as legends. Eh. Isa ka na rin dun eh. Ralph Lopez, Arvin Angeles, Anthony Bersola, Wooji. So sa tatlong nabanggit ko, sir, paano ka ba nila i-critic sa mga gawa? Paano ba i-critic? Actually, si Anthony maraming critic sa akin. kunwari, tinamad ako, kunwari, nag-sculpt ako ng something na, kunwari, mali yung kamay ko. Kunwari, mali yung kamay ko, kunwari, nakaganyan. Okay na sa akin yun. Nasabihin nun, dapat gawin mo ng ganun. Hindi, wala akong magagawa. Ulitin kong ganun. So, mapupush akong, pag may ginawa ako, sulitin ko na. Kasi paghihirapan ko rin naman eh, kaysa ulitin ko, di ba? Na, parang, yun nga, gagawa ka na lang din naman, sulitin mo na. Gawin mo na lahat ng ano mo. So, kung may mali ka, itama mo na lang, ganun. Para may hugot kasi, yung ano ko. Para may, kaya, ano. Kasi kaya natanong ko rin sa iyo yan, di ba, sir, di ba? Yan kasi ang hindi mawawala sa buhay natin, kahit sa lahat ng industriya, yung salitang criticisms. Kasi, sir, di ba, merong ibang tao na
nagki-criticize na they make it constructive at nagiging maganda ang resulta sa kanila, merong iba na hindi to matanggap because of their ego. So para sa iyo, sir, ano bang mas pipili mo against these two party, yung may ego o yung marunong tumanggap? Yung marunong tumanggap, kasi kung may ego ka, hindi ka matututo. Hinahayaan mo yung sarili mong matuto. Kasi nakakulong ka dun sa comfort zone mo. And, yun, kasi, alam mo yun, parang, wala namang mawawala eh. Di ba? Yun lang, ihinto ka lang dun sa, ano mo, sa growth mo. Tapos, pagka nakita mo na mas nag-grow yung kasama mo, sisiraan mo. O, di ba? Oo, tapos sasabihin mo, ano, ako kasi nauna dyan eh, kung hindi ko lang ginawa to, ako lang sana, ako na nauna dyan eh. Di ba? Yung mga ganon. Ako naman nagpauso niyan eh. Ay, kumbaga ako yung nauna eh. Idea ko yan eh. Di ba? Mm-hmm. Eh ngayon, naunahan ka, di ba? Mm-hmm. Parang kumbaga, wala kang rights para magreklamo. Kasi, hinayaan mo yung sarili mo na hindi mo i-reach yung limits mo. Siya kasi talagang in-exceed niya yung limits niya, di ba, Sir Woody? Mm-hmm. Kasi nagsipag talaga siya eh. Mm-hmm. Parang sa'yo, di ba, nakita ko kasi yung milestone mo eh. Pero sir, di ba, sa art toys, nakita ko na yung katulad ng mga toys mo na Wooji toys na yung wiki. So sir, sa wiki na yan, sir, question, bakit tinawag siyang wiki? Ano yung pinaka-storyline niya? Kasi bawat toy na ginagawa mo, alam ko may storyline yan. Actually, si Wiki, ang nagpangalan dito, si Lloyd. Mm-hmm. Si Lloyd Hondo ang nagpangalan dito. Kasi 'di ba base nga siya kay Mickey Mouse. Favorite ko kasi si Mickey Mouse since bata pa, tsaka si Sonic. So pinagsama ko yung attitude ni Sonic, yung kapangyarihan niya plus sa itsura ni Mickey Mouse. So ngayon, dahil Mickey siya, sabi ni Lloyd, Wicked Mouse. So naging Wiki siya, 'di ba? Pero sir, ano na rin ah, i-straight ko na rin yung question ko sa iyo, sir, 'di ba? Eh, siyempre, Wiki, design is Wiki, the toys is a mukhang Mickey Mouse. Hindi ba may iwasan, sir, na parang siyempre, na isipin ng ibang tao na parang kumukopya ka lang? Hindi ba may iwasan sabihin, baka kasuhan ka dahil copyright, nangungopya ka, di ba? Ano, actually, nung ginawa ko to, based naman dun sa gusto ko, di ba? Tsaka, iniwas ko na rin siya sa mga copyright, ganun. Iniwasan ko na yun. Tapos, dahil naman, okay lang ang mga bootleg kasi nga, libre ang kahit anong klaseng art sa art toy. So, legit naman yung mga bootleg. Actually, mayroon mga, Star Wars na, wala rin, Boba Fett, iniba lang yung design. Iniba lang yung pagkaka-design. Yun na. Nare-release na nila ng marami. Hindi, hindi license yun. May mga ganun. So, dun sa wiki mo, sir, saan ba siya gawa? Gawa ba siya sa pure materials? Galing ba siya sa 3D printing? Or may mga ibang materials kang ginagawa? Actually, yung wiki ko na, na ito, 7 inches, gawa to dun sa, sa epoxy. Inisculpt ko talaga. So, uso na ba 3D print, no? Parang hindi pa yata ganun ka, wala pang mga murang 3D printer yata. Payback, 2019 ko ginawa yan eh. Mm-hmm. So sir, gaano ba ka hirap mag 3D print? Kasi ako, I'm very curious eh. Like for example, si Sir Wilson, yung mga iba nating classic modelers na from model kits, merong iba na nag-start na rin mag 3D printing. So, mga magkano kaya ang investment ng isang 3D printer and yung mga programs? Like for example, yung mga ibang design. Actually, meron namang murang 3D printer na nasa 8,000. Tapos merong, itong binili ko ngayon is, parang 24 yata, parang gano'n. Mm-hmm. So, tapos yung, may binibigay naman na libreng resin na 1 liter. Mm-hmm. Mahal din ang resin, actually. Iba't iba ang presyo. And, yun nga, ang dami pang kailangan. UV light, alcohol, mga gano'n. Mm-hmm. Tsaka alam ko, libo ang per litro ng di ba? Yung mismong yung sinasabi mo. Libo. Pero meron na mga kalahating litro lang. Tapos mahirap din mag 3D kasi madaling mag-operate ng 3D printer, mahirap mag 3D.
dahil komplikado, dami mong gagawin na support para hindi masira yung habang nagpiprint. Alam mo yon yung mga technicalities. Kailangan pero, mo rin pag-aralan. Pero nung nilabas yung 3D printing, hindi ka na ganun nahihirapan kumpara dati nung ginagawa mo yung wiki, no? Hindi na ganun kalaki naging adjustment mo, no? Laking ay, hindi ko pa naman natatry mag-3D printing. Pero nakapag-3D na ako dati nung yun yung sa Warcraft pa dati. Bale, itong wiki talaga na to. Sculpt talaga to. Unsculpt to. Okay. Ang akala ko, sir, yung mga ibang gawa mo is from 3D print. Yung pala, sarili mo talagang sculpt from ano talaga. Mm-hmm. Ito yung, actually, ito na yung 3D print niya ngayon. Sana ba? Hindi ko pa tapos eh, no? Maliit naman. Kaya ako nag-3D na kasi para hindi ko na ulitin, di ba? Kasi maliit yung kailangan kong gawin eh. Ayos, so, ha? Ganyan siya, di ba? 7 tsaka 3 inches. Ah, okay. Dibs daw, sabi ni Eric Reyes, sabi daw. Oh, si Sir Eric, ano yan? Number one collector ko yan. Supportive yan. Yan. So, sir, meron ditong nag-message po na isa sa mga followers po ng Silverge Toys and Gunpla family na si Ralph Sanchez. So, sabi niya rito, sir, is bakit ganyan yung itsura ng Wooji Toys mo kamukha ng sa Funko Pop? Hindi mo ba kino-compete or kino-compete ka ang Funko Pop? Anong thoughts mo? Hindi. Actually, ang design ko nito, ito lang dapat yan. Nakaganyan lang. Parang opera. Mm-hmm. Kasi ako, pag nag-i-sculpt ako, doon na ako, impromptu, doon na ako nagdidetalye kung anong bagay. Kasi di ba ganun sa Gundam, di ba? Pag dikit ka lang ng dikit, tas pag bagay, ay sige, okay yan. Ganon. Hindi ako yung nagda-drawing pa na ano itsura. Ito na yun. So, itong mata na to, actually, ginawa ko to, inspiration ko dito yung Gunbound. Yung mga nasa Gunbound, yung mga mobile, kaya galit ng ganyan yan. Yan ba yung mga avatar doon sa Gunbound? Oo, yung mga sinasakyan nila, yung mga mobile. So, di ba, sir, sa market. So, nung time na na-establish mo from your first character up to the consecutive character, sir. So, kamusta naman ang naging sales po naman for Wooji Toy? So, naging okay naman so far? Okay naman. Malaki rin. Kasi inuunti-unti ko yan eh. Kasi ako takot akong risker ako, pero risk taker ako, pero kaya ang ginawa ko, di ba, tatlong colorway nilabas ko, 10-10. Kaya bilib ako sa mga naglalabas na isang colorway, tapos 50 pieces, 100. Mahirap mahirap ubusin yan. So, inunti-unti ko, tapos yun yan, syempre, yung kulay din, nililimit ko lang talaga sa 10. Tapos, sila Sir Eric, sila Sir Jed Madela, malaking tinutulong sa akin niya. Actually, dahil sa kanila, kaya ako nakabili ng 3D printer. Pinondo ko talaga. Kaya, pasalamat. So, sir, di ba, actually, isa kang ehemplo sa mga ibang Pilipino. Kasi, di ba, merong mga ibang Pilipino na gustong magtayo ng sarili nilang toy line. Merong iba na nabigo. Dahil na rin una, sa budget, pangalawa dahil na rin sa nare-receive nila nga kumbaga mental, parang napanghinaan sila ng loob na sabi nga na hindi ko kakayanin. So ikaw kasi sir, na-manage mong malagpasan yun eh. So sa mga new generation, especially sa mga toy collectors na papasok sa mga ganitong industriya like you na magkaroon ng sariling toy line, ano ba yung maibibigay mo sa kanilang tips kung paano mo nabigyan ng magandang success yung career mo as a toy customizer? Be consistent. Tapos wag be consistent, sipag lang. Tapos mahirap man dahil character mo, mahirap ibenta. Kailangan mo mag-isip ng mga strategy kung paano makabenta, syempre, kung yun yung iniisip mo. Pero kung sabi mong kunwari, hindi ka talaga bumibenta. Ganyan talaga sa umpisa. Actually, si Quicks, yung sikat ngayon, number one niya yun, hindi pinapansin yung gawa niya dati.
Oh. Ano lang yan eh, timing lang yan eh. Kung oras mo eh, di ba? So, yun nga, so, dahil sa sipag din, tsaga, yun. Okay. So, let's talk about the market, sir. Sir Wooji, for example, si Wooji Toys na ang isa sa mga pinakakilalang toy brand dito sa ating bansa. And malay natin in the future, makita natin sa SM establishment or Toys R Us establishment ang inyong produkto. And what if, for example, sir, na may makita tayong mga resellers or scalpers that will take advantage one of your limited edition works. Tapos ngayon, nakikita mo sa market na gagawin nilang triple or quadruple ang presyo ng iyong toy brand. So para sa'yo, sir, how would this impact you as Wooji Toys? Siguro mangyayari yan kung magpo-produce ako ng mga maraming stock na vinyl, yung mga blind box, yan, mangyayari yan dyan. Kung magkakaroon ng sculptor, alam ba? Hindi ko kontrolado yun eh. Hindi ko kontrolado yun kasi dinistribute ko sila sa ano eh, sa gusto kong mga story, di ba? So, kung magkakaroon ng sculpt, hindi ko kontrolado eh. Kasi diba, well, good for the store kasi bumenta sila. Pero kasi hindi ko na siya kontrolado. Oh. Kasi 'di ba hindi maiiwasan 'yan. Nakikita mo 'yan, alam natin 'yan, mga collectors alam niya 'yan. Marvel Legends, SH Figure Arts. Nakikita natin na nagtataasan ng presyo. Like for example, yung mga Marvel Legends na from 1,200 to 1,300. Like for example, yung Storm, magkano yung dati? 1,300 lang ata, 1,299. Oh. Lalo na yung trunks. Yung trunks na SHF, umabot ng 25,000 yata yun. From 1,300 lang yata yun. Okay, magkano na, di ba? So, diba, parang sa tingin mo para sa'yo, kung mga ganun yung makikitang Gucci Toys is nagkakaroon to ng price surge, sa tingin mo, matutuwa, ano ba may reaction mo? Matutuwa ka ba? Or mababad trip ka ba? Kasi parang, nagiging part of the market si Gucci Toys. Di ba? Kahit di mo siya makontrol. Sa akin kasi ano ba? Nandyan na yan eh. Hindi mo maalis yan eh. Di ba? Siyempre matutuwa ka rin. Meron kasing mga ibang artist na hobby nila, masyadong ano sila sa art. Yung passion kasi nila yan eh. So, parang na-hurt sila na dahil lang sa pera, binibili. Tapos ibibenta ng mahal. Yung mga ganon, yung parang ang pakay lang is pera, kaya binili yung laro. Yung mga na-hurt na artist na ganon. Tapos meron din naman na binild as negosyo. Di ba? At makilala. Okay. Kasi so, nagbenta ka ng item eh. Talagang papasok sa business yun kahit naman painting. Di ba? Kaya ka nga pumasok sa gallery para mabenta yung painting mo eh. Wala nga naman magalit ka pa na hindi nabenta. Ay hindi ibenta. Yung hindi tumaas, di ba? Yung mga ganun. Or saka wala naka-appreciate. Saka pinakamaganda rin, sir, Woody, may legacy ka na. Kasi Woody to is you already have a legacy towards them, di ba? Actually, ano eh. Ang legacy ko kasi yung, ano eh, siguro tumulong. Yun na yung pinaka-ano ko talaga na tumulong sa mga ano. Actually, may mga napipili nga akong nag-art toy na baguhan na masipag sila kahit madumi gawa nila, masipag sila, konting ayos at sabihan mo lang, gaganda. May mga potential talaga. Gusto ko silang i-PM. Pandemic lang kasi, kaya hindi makapag... Siguro sa Hobby Alley. Kausapin ko si Sir Arnie. Parang may ambassador nito, Sir Woody, parang passing the torch for the new generation. Oo, kasi ano yun eh, kailangan mo rin silang tulungan eh, kasi nga, hindi naman, kasi nakikita mo may potential, sayang naman, di ba? Mamaya, gawa siya ng gawa, tapos ma-depress siya na, ay, bakit naman yung gawa ko, wala nang improvement, di ba? Kasi meron mga taong may mata eh, na, di ba, may mata na, ay, maganda to eh. Kahit anong gawin niya, maganda sa paningin niya, pangit naman sa iba, di ba? Sayang eh. Pero kaya, yun niya, tulad na sabi mo kanina, importante na marunong ka tumanggap ng criticism.
Kasi diyan ka natututo, 'di ba? Kasi kung hindi ka marunong tumanggap, tapos pinagyaya mo 'yung gawa mo na hindi maganda, wala na, 'di ba? Ano na 'yun? Hahayaan mo na lang 'yung mga taong mag-comment sa iyo. Tapos clash na 'yan, 'di ba? Okay. 'Yan 'yung mangyayari. Okay. So, sir, meron din dito nag-message sa akin personally na isa sa mga bashers mo sa Wooji Toys. So, ang sabi rito, sir, is, sir, isa ako sa mga basher mo. And ang sabi rito, sir, is, alam naman natin, sir, na may mga bootlegs tayo nakikita sa all over the place. So, sir, yung ginagawa mo, sir, is, alam naman natin, is derived from the character. Ang tanong netong para ang basher na to is, yung bang ginagawa mo isa para na, para ka na rin ng bubootleg ng mga ginagawa mo? Hindi, kasi ang bootleg is ano eh. Bootleg is kinopya ko talaga. Kasi minoldehan ko, yun ang bootleg. Wala rin, ano, Gundam. Kung ano yung, kung paano siya, kung ano yung pagkakamolde niya, paano arrangement niya, yung box niya. Ginawa kong fighter, di ba? Gundam fighter. Yun na yun. Yun na yung bootleg, di ba? Tsaka nasa ano tayo eh, nasa, ay, malaya kang gawin ng mga art mo eh. Ito nga ang sinasabi ko dyan eh. Sensitive to, pero kailangan ko ilabas kasi kapag Pilipino ang gumagaya sa pop culture ng ibang bansa, sa mga karakter ng ibang bansa, okay lang. Pero pag Pilipino ang gumaya sa Pilipino, napaka big deal. Di ba? Isipin mo yun. Kulari, yung boat na yon, dalawang Pilipino, same sila ng character references at kulari, same character. Pero magkaiba ng sculpt. Dapat alam nila kung ano yung style nila. Kailangan may tiwala sila sa sarili nila na iba siya dun sa isa. Inyong hindi nila naintindihan. Nagka-clash yung dalawang tao dahil ay, gaya-gaya kayo, gaya-gaya kayo. Eh, kaparehas nyo lang naman kinopya yun eh. Di ba? Parehas, hindi sa kinopya, but reference. Di ba? Ba't kayo mag-aaway na dahil parehas kayo ng karakter na ano? Di ba? Ba't hindi so, na lang kayo, hindi na lang kayo mag-usap na, oh, sige, ganito gagawin ko. Bro, ganito na lang gagawin ko para ano, iibahin ko yung style ko. Pero gusto ko kasi tong character na to as reference. So, iibahin ko yung style ko. Or mag-isip ka ng paraan para mapansin sa'yo. Or, di ba? Kailangan ko kung ano ka eh. Competitive ka eh. Hindi pwede yung dahil sisiraan mo lang dahil kamukha yung... Di ba? Anong karapatan mo na pagbawalan siya? Di ba? Hindi rin naman niya alam habang ginagawa mo yon, di ba? Wala naman kayong kasalanan sa isa't isa. Ayan, so napagbigyan ka na kung sino ka man. At least kahit papaano, alam mo yung yung deeper meaning nung tinatanong mo doon sa kausap ko ngayon. Di ba? So, kumbaga sir, sorry, binigyan ko lang sa chance kasi gusto niyang okay. malaman yung ano eh, yung knowledge mo about this eh. So, sir, sa when you speak of bootleg, so i-tackle ko na rin tong bootlegs eh. Alam naman natin, sir, ang bootleg, isa rin to sa mga nagiging impact din sa market ng toy industry. So, meron ding iba na they patronize bootlegs dahil yun lang, may mga reason. Alam naman natin yan na ito lang kasi yung kaya ko, mura kasi. Pero merong iba, especially sa mga purists, na they criticize bootleg collectors. Na ang sinasabi nga daw na wag kang sumuporta ng bootleg kasi pag sumuporta ka ng bootleg, para mo na rin sinusuportahan ng isang pirata. Diba? Pero yung merong iba na sinasabi sa mga bootleg collectors na yun lang kaya nilang budget at dito masaya na kami, kontento na kami kung anong meron kami. So para sa'yo sir, sa dalawang nagkakaroon ng debate between bootleg and authentic, naniniwala ka ba sa ganong kasabi na sinasabi ng mga ibang tao na you're supporting a piracy kapag ka bumili ka or tumangkilik ka ng bootleg? Bootleg, exact copy kasi, di ba? So, kung yun lang kasi talaga yung kaya ng tao, ibigay mo na lang. Ba't ang pera niya naman yun? Di ba?
Ibigay mo na lang. Kumbaga, marami namang, Diyos ko po, malaki ang, malaki naman siguro kampanya yung banda eh. Hindi naman sila malulugi siguro sa ganyan. Diba? Alam din naman nila, tulad na sabi ko kanina, kung alam mo yung sa sarili mo, kung ano yung style mo, at ano yung kakabenta ng product mo, kahit parehas pa kayo, diba? Kung tiwala ka sa gawa mo, mas unlad ka, di ba? Mas ano ka, kasi may tiwala ka sa sarili mo eh. So parang ganun sa original, di ba? Alam naman ng Bandai na na kikita pa rin sila kahit magkaroon ng bootleg. Baka nga yung Bandai gumagawa ng bootleg, hindi natin alam eh. Di ba? Kasi tignan mo ang PG Unicorn Phoenix na una ang bootleg kaysa sa ano, sa Bandai na exact pa yung box art. Ang magkaiba lang yung plating. Oh. Tapos same mold. Oh. Sige, magtaka ka. Parang ano, di ba? Parang, sorry ah, real talk na rin ah. Ako kasi, observant lang ako sa community. Parang kumbaga, nagiging pulitika. Ayaw nga pala, mahilig ka pala sa original. Di ba, nagiging politika kasi yan eh. Observe. Di ba, kahit ikaw alam mo yan eh. Nagiging politika siya. So, para sa'yo, sir, di ba? Nasabi, natanong ko na sa mga previous guests ko, sa mga regular viewers, alam nila yan eh. Na di ba, nakapagka, the more na nagkakaroon ng debate ang mga bootleg supporters at saka ang mga authentic brand supporters, ang natutuwa yung mga kumpanya. hindi yung mga nag-argumento. Tama ba ako? Oo, oh, syempre, kasi kumikita sila. Hindi, tsaka ano naman kasi yan, tama ka rin naman dun sa support support original. Kasi, when you support original, they encourage to build more and create more, di ba? So, kung kulare, ako, kulare, mga artist, inunahan ko sila, di ba? Paano pa ako, tapos binti ng kidik yung peke, kulare, kinopia yung wiki ko, tapos kinopia talaga, gayang-gaya, tapos nag-ready sila. Tapos sinuportahan nyo yun. E di, hinto ko, wala akong budget eh. Di ba? So ngayon, gagawa ako ng paraan. Sa iba, ibang tao, ihinto yan. So ako, gagawa ako ng paraan. Di ba? Parang sige, ano naman yan eh. Itiwala ako sa sarili ko eh, sa gawa ko. So gagawa na lang ako. Hindi ako sa nagyayabang ha, kasi yung thinking ko, kasi hindi ako basta-basta sumusuko. So, may tiwala ako sa sarili ko. So, gagawa ulit ako ng character or what na pwede kong pasikatin, di ba? Okay. So, sir, to proceed with my next question naman, sir, di ba, na this is about your vlog. Kasi, sa kaalaman ng mga viewers natin, especially sa mga followers ni Buji Toys, alam nila na meron kang YouTube channel. So, sir, nakita ko kasi yung mga vlogs mo na talagang very appetizing. Sabi na appetizing, hindi yung kainin. Yung, ano siya, catchy siya sa mata. Tsaka kahit din ako, natanong ko rin sa'yo noong time na nagkita tayo, sir, gusto kong kumuha. Kasi, ano eh, hindi lang gawang Pinoy eh, dahil na rin sa kakaibang disenyo ng ginagawa mo sa Woody Toys eh. So, sir, sa mga ginagawa mo, sir, na videos, na which is yung mga shorts lang, is there a possibility ba, sir, na maglabas ka rin ng mga future reviews ng inyong mga Woody Toys para ma-educate more yung ating mga fellow Filipino hobbies? Review? Kasi ano na yan eh. Kumbaga, ako kasi review na yun eh. Yung ikot-ikot eh. Yun na yun eh. Kasi static figure naman siya eh. Ang hinahayaan ko na dyan, sila Som, si Tani, Sir Tani, yan. Sila na nagre-review niyan. Pero ikaw mismo, sir, is there a possibility ba na mismong creator gumawa ng sarili niyang review at marinig ang inyong boses sa masa? Actually, tinatangka ako na gawin yan dati. So, wala akong magandang setup ng camera, hindi ko alam kung saan ko ipapatong yung tripod, yung mga ganun. Kaya nga gusto ko bumili ng yung iniipit, yung kiniklip dito sa lamesa, yung pataas na ganun. Okay. Para ma-review ko ng gano'n, top view. Kasi wala, mahal yata yun eh. Oh, so, possible in the future. So, sir, to give a little teaser regarding sa mga works mo sa Woody Toys, ano ba yung latest
na iyong ilalabas na Wuji Toys na talagang masasabi nating kaabang-abang sa mga Wuji Toys fans or sa mga Wuji Toys collectors, especially sa mga nagkakaroon ng interest na magsimula magkolekta ng brand. Siguro yung kaabang-abang na ano na kasi, na-release na kasi. Kasi ang ano ko, ang naging project ko kasi, ito, first vinyl figure ko to. Actually, ano to, laruan ng kaibigan ko. Nanalo ako sa design contest. Yun yung ginawa niyang colorway. Half ng colorway niya, halos ako gumawa lahat. Ito yung winning design ko, 'di ba? So natutuwa ako kasi may collab piece na ako na vinyl, 'di ba? Na gawang China, 'di ba, sa factory straight. Tapos ito, entry ko rin 'to. Actually, meron pa nito sa Ninjitos. Ito, binigay ko sa kanya ng libre. Hindi ko siya sinigil dito. So wala akong itong dalawang 'to. Itong dalawang 'to wala akong kinita dito. So, ito, ayan, magnet siya. Ayos yan. Ninja kasi ito eh, di ba? Ninja. Ayan. Tsaka masipag ang ano to, may animator to, may ano siya, may scenario, yung parang story. Animated talaga, 3D. Seryoso? So, mga possible kaya, sir, na magkaroon ka rin yan, sir, sa stock mo? Or magkaroon ka ulit ng issue? Ito meron pa yung pula. Yung black, ito sa ano to eh, New York Comic Con to eh. Ito yung naubos. Actually, ito yata yung una niya ni-release. Ay, una niya ni-release yung original colorway. Actually, mas may stock pa ngayon kaysa dito. Ito 100 pieces naubos. Ito talaga yung na-sold out. Ba't ganun? Parang sa Buti nga balik-tayo, meron ako eh. dapat di ba mas ubos ang pula kaysa sa green? O sadyang unique design lang talaga, unique colors Hindi, lang. kasi mas maganda kasi tignan yung black eh. Ito kasi medyo, ito kasi panahon ng Chinese New Year nung ginawa ko, kaya pula. Ito, Okay. meron pa nito sa Ninjitos. Ang Ano naman? second na vinyl figure na collab ko is yung sa Super Giro, nanalo rin ako doon. Ano yun, sa May yata, sabi niya, this May, pero June na nga eh. Actually, naabangan ko rin yun, sana may kopya ako. Mga pagkano kaya yan, sir, in case na halimbawa magkakaroon sila ng interest na bilhin yung, for example, yung pinoromote mo, mga magkano price? Ano ba to? Tingnan ko. Parang ano lang to eh. Mura lang to eh. May bundles. Shinji to yung name nito. $60. May ano ka na. May enamel pin. Tapos may mga sticker. Tapos may card. Yung card niya parang Pokemon card. Yung ganda eh. Yung layout niya talaga Pokemon card. Tapos may Holographic. holographic ano, effect. Okay. Tapos may blue rin, yung pangatlong colorway, blue rin. Ginawa niya, blue na ganito, ay black and blue, pero may mga tinanggal lang siya na part. Okay. So, sir, meron na rin dito nga nag-message sa akin from Silverge Toys and Gunpla Family. Actually, this was last week. Ang pangalan nito is si Gerald Sanchez. So, ang tanong niya, sir, is, sir, alam ko po, sir, na ikaw ay yung Wuji Toys nyo is hindi articulated na figures. So, is there a possibility po ba na maglabas po kayo ng Wuji Toys na articulated? Well, ano? ano ba yan? Ano na? Spoiler na. Ano yan? Actually, nung may mga nag-PPM sa akin ng, ano, ng mga factory, pinakita ko na yon yung 3D ko na wiki. Kaso lang, hindi nga ako ganun kagaling pa sa, ano, tagal ko kasing hindi nag-3D, ano pa ako noon, eh, elementary yung uling 3D ko. So, yun nga. Kina-canvas ko na rin yan yung kunwari ano SHF or ano 1:6. Nagtanong na ako niyan pero yun nga sabi sa akin ang requirement daw ano kasi yun eh it's either sila yung gagawa ng 3D model or ako. Eh ang kailangan ko kasi syempre dapat kadikit ko yung artist para alam mo yun para na-instruct ko siya kung may gagawa man nun revision ng 3D ko or ako matuto ko ulit ng 3D, babaguhin ko. Kailangan kasi yung mga joints, mahirap yan eh. Actually, itong 3D, ang tagal gawin nito. Ang simple lang yan.
Dito kami tumagal, yung mga peg-peg na yan. Kasi pag pinirint mo, hindi naman ganun yung size eh. Hindi naman eksakto yan eh. Kumbaga sa ano sir, kumbaga sa formula, madaling mag-form ng numbers pero ang hirap i-pair yung mga right formulas for that digits, 'di ba? Like for example, yung joins, hindi mo alam kung anong klaseng joins yung ilalagay mo, 'di ba? Compatibility factor, 'di ba, ang tinatawag. Actually, itong ano, hindi ko pa kasi nasasabi sa kanila. Ito kasi, 3D na to, ginawa to for 11 inches. Inuna ko lang tong 3 kasi walang budget pang panggawa ng mass prod na 11. Tsaka hindi ko alam kung may bibili na, ano, syempre, malalaki yan eh. So, mas malaki ang costing. So, gumawa muna ako ng maliit. Tapos ito, ito, actually, hiwa to. Ito, tsaka to. Tapos napapalitan yan dapat. Kaya ito, pinili ko para hindi na lang lahat ng art to'y nakapamulsa. Kaya ginawa akong ganito, straight na. Tapos yung isa nakaturong ganun. Pero malay mo, Sir Wuji, di ba, matuloy yung articulated figure mo. At isa ako sa mga tatangkilik yan kasi hilig ko talaga articulated figure. Malay Oh. lang, Sir, di ba? Siguro kung Sa... sipagin ako, magsisira ako, manumanuhin ko na to. Yung 6 inches. Manumanuhin ko na lagyan ng articulation. Pero ano lang yun, one-off lang. Ganun. Isang Yan. So, piraso lang. Sir Wuji, di ba? Lagi tinatanong ko rin to sa mga fellow collectors. So, how do you see Wuji Toys 10 years from now? Anong nakikita mo in the future? Pangarap ko kasi dyan yung ano eh, yung ngayong kinakamit ni Kix eh, magkaroon ng inflatable na malalaking ano, character kung saan. Yung ano eh, kasi inspiration ko dyan si Kaus eh. Ang dami niyang mga stage statue na ano sa iba't ibang bansa. Tapos may mga inflatable na malalaki. Actually sa circle gusto ko maglagay. Kala mo naman ano eh. No? Kala mo papayagan ng gobyerno. So, how do you Actually, so si ano, yung sinasabi ni Zacharis ni Sir, ano, hintayin ko collab ni Wuji and JT Studio. Actually, plano kong i-PM si JT Studio, nahiya lang ako. Tsaka baka hindi ako pansinin. Kasi si JT Studio, 401 is to 6 ang ano niya, ang naruan niya. Ah, malalaki. Malalaki. Puro sarili niyang character. Magaganda. Eh, baka malay din natin, sir, pagka naging successful si Wuji to is baka may makita na kami 1 is to 6 din. Tapos, Vicky Tura. Actually, ano, gusto kong gumawa ng prototype. Kaso lang, yung mga nahanap kong base na... Kasi, di ba, usually, katawan ng tao, di ba, ang blank. Wala namang, ano eh, parang sonic katawan or daga eh, di ba? Talagang mamanuhin mo talaga. Pero sir, naniniwala ka ba sir na there's a possibility by 10 years na makita natin in the future sa mga international or sa mga official stores like SM Robinsons yung mga gawa mo? Is there a possibility ba sir? Or saan mo kasi mo In mangarap? 10 years yung SM malabo pa yan. Pero yung mga releases na yun nga umabot sa mga 1 to 6 possible yun, syempre. Syempre sino ba namang may ayaw nun? Saka malay natin sir, 'di ba, na by God's will tsaka sa determination mo on persevering on getting the success of this toy line. I hope na magawa mo 'yon and I think that you're on the right track on making this one. So sir, my last question din sir na lagi kong tinatanong sa mga fellow collectors natin. So, sa mga new generations na papasok po sa hobby, in case man, sir, na ang ating napag-usapan, negative man or positive, is ma-encounter ng mga new generation, ano yung mga maipapayo mo sa kanila na moving forward is ma-enjoy pa rin nila yung hobby kahit na may mga pag-uusig or may mga negative times silang maranasan as a toy collector? Isipin nila, ginagawa nila yun para sa sarili nila. Di ba? Tapos, wag sila basta-basta magpa-apekto sa hindi naman totoo. Yung mga ganun. So, kung gusto mo matuto, gusto mo talaga matuto, gagawin mo talaga yun. Kasi iba yung, ano eh, iba yung sinabing, ay, gusto ko matuto niyan eh. Tapos next year, gusto mo pa rin matuto. Di ba? Wala nangyayari.
So, nasa sa'yo yan. Ano yan eh? Priorities yan. Kailangan mo iset yung priorities mo. Ako, hindi naman ako, ano, hindi naman din ako maayos mag-time management. Pero, hindi naman kasi sa lahat ng bagay, ano eh. Hindi naman sa lahat ng oras, I mean, araw-araw, puro yun lang gagawin mo. Ano, magpintura ka ng 10 piraso, nakaka, ano eh, nakakapagod eh. Di ba? So, kung ikaw, nag-umpisa ka pa lang, enjoy mo muna. Ganun. Eh, mag-research-research ka, tapos aralin mo mabuti. Kasi usually yung art, may mga meaning yan eh. Actually, hindi nila alam. Ito, kaya itong isang mata, nakalubog yan, bulag yan. Ah, actually, ito yata yung bulag eh. Ito yata yung bulag, yung nakalobo na. Kaya may sugat na ganyan. Nasugatan siya, nabulag siya, ito ang reality. So ngayon, kaya ka nakamas, kasi, meron kang, ano eh, meron kang sariling karakter na hindi mo nilalabas. May tinatago kang, ano eh, tinatago kang talento or kung sino ka man na ito yung pinapakita mo lagi, yung maskara, nakatago ka lang dahil. Hindi mo, ayaw mo ilabas. So, yun yung meaning nito. So, yun yung hindi ko pa na-explain sa public. Kaya ganun. Actually, yung mga characters ko, nakabase to sa mga, yung mga ugali nila, nakabase to sa mga personalities ng mga taong kilala ko. Oh, yun ang ano dyan. Kumbaga, malaking part din kasi yung mask eh. Hindi lang siya attractive eh. Na-realize ko rin, sir, di ba, na kumbaga sa persona 5, sa mga persona, if you learn to remove your mask, you will embrace your character for who you are. Tama ba ako, sir? Yes, yes. Diba? Tsaka ano eh, tignan mo, shy type ka, wala kang magawa, di ba? Ilabas mo yung mask. Magpakilala ka, di ba? Tsaka, di ba, hindi pwede nakatago ka lagi sa kahon mo. Tsaka wag mong ikahiya kung sino ka. Kasi ako, naging learning ko rin. Alam, actually, share ko na rito sa public ha, na dati kasi, nung time na when I was in elementary hanggang sa nag-high school ako, talagang mahal na mahal ko ang paglalaroan, pag-collecta. Dumating na sa point, sir, nun, nalaman ng mga kaklase ko na naglalaroan ako at the age of hanggang ngayon, age of 15 or 16, na ako ay suki ng pambubuli. Na sinasabi nga daw, ang laki-laki mo na, naglalaroan ka pa. Ayun, andyan na si, ano, si Boy Laruan. Eh, sa school eh. Kasi kaya nabansagan ako noon dahil nung may practice kami sa bahay namin, nakikita nila may mga laruan ako eh. Parang iba kasi ang perception ng laruan dati kumpara ngayon. Parang dati kasi hindi siya considered as industry. Parang maliit na bagay siya eh. Parang kasi it's an industry. So, ang nangyari, nung dahil dun sa sinabi ng mga tao sa akin, parang tinago ko yung sarili ko. Kasi, parang inisip ko kagad is negative na wala nakaka-appreciate. Siyempre, parang nakaka-demotivate yun eh. Na parang iisipin, parang walang kwenta yung ginagawa mo. Laki-laki mo na. Naglalaroan ka pa. Pero I realized, noong time na nag-college ako, kasi nagtrabaho ko, pinagsisihan ko. So, sabi ko sa sarili ko, I have to come out of that shell. So, yun nga, hanggang sa naipakita ko sa tao and prove to them na ang laruan is may nagagawa ka pang mas malaki. Na tulad ng mga ginagawa like you, na may mapapatunayan ka na ang laruan is hindi mo masabi laruan lang. It is already an industry. Tama ba ako? Actually, kasi yung mga generations na wala rin, mga taga-probinsya, hindi naman nila alam yan. Eh. May mga areas na hindi naman sa laruan. Eh, di ba? Siyempre, yung mga may kaya niya, may mga pera din, ganun, nakapag-ipon. Hindi naman lahat kaya mag-afford eh. So, nararanasan ko rin yan yung sa matatanda nga lang na laki-laki mo na naglalaro ka pa. Yung mga ganun. Kasi hindi naman nila nakaka-relate lang sila sa kung anong nakikita nila. Wala rin, artista. Di ba? Ganun lang naman eh. Artista ang kaibigan mo, matutuwa sila, kasama mo. Yun, dun lang sila makaka-relate. Pero pag nag-post ka ng laruan, wala, dead ma, di ba? Ganun naman yun eh. So, pero at least, di ba, nabigyan,
Pero at least nabigyan na rin ng respeto rin ang laruan, di ba, na hindi mo na siya masasabing laruan lang, di ba? Oh, actually, ano eh, dati ang pelektad niya eh, actually, ang laruan ngayon is laruan dati na maganda ang quality. Ngayon, ang ginawa nila, maganda yung market, yung mga laro ang nakalabas, ginawa nilang pambata. So, yung quality ng plastic is durable, di ba? Tapos, ano, binago rin nila yung detalye ng laruan. Kulara, yung mga Mighty Morphin Power Ranger, yung mga Megazord, di ba? Kung makikita mo yung mga Marvel, chubby-chubby na. Ginawa na, dinisign na sila for kids. Kasi nga, kung sisirain mo lang din naman, di ba? So yun yung nagbago sa market, di ba? Ang laki ng difference na gumagawa sila ng madetalye na for adults, di ba? So hindi na siya pambata talaga na ano, tsaka mahal na rin yung presyo. Hindi na siya pambata ang ano, paglalaruan yung ano. Tsaka di ba, may mga ano na siya, may mga starter na tinatawag. Like for example, si Hasbro, di ba, may mga superhero mashers for kids. Tapos may Marvel Legends naman for teenagers and adults. Kumbaga may kategory na. Hindi katulad dati na walang kategorya, di ba? Hindi, dati naman meron naman ano, Marvel Legends mga... Ay, kung sa bagay, oh, hindi naman na ano. Hindi naman, wala namang ganong labeling na ano. Ngayon kasi ang dami ng brand eh, di ba? Nagsalbutan. Yan. So, sir, to end this podcast po, sir, meron po ba kayong gustong batiin, i-shoutout, or i-promote po sa inyong Woogie Toys before po natin may end ang ating podcast? So, take it away, sir. Yun nga. Gusto ko lang batiin yung mga lahat na nood. Tapos sila Sir Arnie, sila Toy Concord Philippines na laging share na share. Tapos sila Sir Tani. Tapos, ano ba? Sino ba? Sila Sir Eric. Yun, yung mga collector ko, yung mga sumusuporta, sila Carlos Sera, yan. Nakakatawa lagi post niya. Nakaka-good vibes. Dapat ganun lang. Tapos, ano, sino pa ba? Sila, yan, Team Chuba, sila Sir Bon Sundiang, yan. Mga lagi ko nakakausap yan, mga taga-art toy yan. Sila Milo, sila Lian, sila Bad, sila Miko, sila Anthony, sila Pretty, yan. Lagi kong, ano yan, kausap. Tapos yung mga, yun, yung mga nanood na viewers natin ngayon. Tapos yun nga, ipopromote ko siguro dito, yung sa Unbox Con, meron ako dun. Tapos Toy Con, pinag-iisipan ko pa kung two weeks lang kasi yung pagitan eh. So sisipagin ko na mag-release ng another toy dun sa ano, sa Toy Con. So yun lang naman yung ano, yung parang nag-improve dahil malaking boot kami. Kasama ko yan si Miko Rosales. Magaling na action figure, ano yan, customizer yan. So, dinala niya ako, joke. So, ano yan, may malaki kami yung boot. So, yun yung first time namin, alam mo yun, first time mong magbo-boot ng sarili mo na malaki. Na may brand ka pa, di ba? So, yun lang. Sir, ako yung nagpapasalamat sa iyo, sir, sa iyong time dahil akala ko hindi ito magiging posible kasi actually, naiya kasi ako noong unang lapitan ka. Naiya ka pa? Kasi sa akin na sa industry, ha? Pero kahit pa paano is nagpapasalamat ako, na-appreciate mo yung ginawa mo na binigyan mo ng oras tong podcast na to para hindi lang para makausap ako, kundi mabigyan din ng tips or advice yung ating mga fellow Filipino hobbies moving forward. And I hope, sir, sa ToyCon matuloy tayo and magkita-kita-kits na lang po tayo sa display. Oo. Sa ToyCon. Baka tayo lang din naman magkadikit eh. Yan, lagi so, naman eh. Yan, so, sir, more power po sa inyong Woogie Toys and salamat. And maasahan po ng inyong mga tagahanga, especially sa mga susunod pa or sa mga magiging upcoming nyo pang followers na susubaybay sa inyong Woogie Toys moving forward. Maraming salamat po, sir, and good evening po sa inyo. Salamat good din. Good evening. Yan, so isa na naman panibagong episode ang natapos dito sa podcast na Usapang Hobby. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy na inyong pagsuporta.
Katulad ni Sir Wuji talaga na masabi natin na nagsimula talaga siya sa baba, na alam lahat naman tayo nagsisimula tayo sa baba. Marami tayong obstacles na kailangan pagdaanan bago natin makuha ang sangtogatog na tagumpay. So para sa mga tao na gusto magsimula na sarili nilang toy line in the future, don't give up. And lagi niyong tatandaan, may mga tao man na hindi naniniwala sa inyo, meron din naman mga taong patuloy na maniniwala sa inyo. At malay natin in the future na yung mga gawang Pinoy natin is kapag patuloy natin kinusuportahan, yung mga international din isa, pagka tayo ay nakilala sa ating mga obra, ay patuloy din na susuportahan din ng lahat, pangkalahatan, ang produkto na gawang Pinoy. Yan. So before we end this podcast, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also we can follow my Facebook page, Silverge Toys and Gunpla Family, para maging updated kayo sa mga upcoming kong toys or Gunpla reviews. So hanggang dito na lang tayo, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy collecting and God bless. See you next time dito sa Usapang Hobby. Maraming salamat po.